Hi everyone, and hello to all the pageant fans all over the world, the universe rather, and to my old subscribers, new subscribers, and returning viewers, welcome back to my YouTube channel. Happy Saturday to everyone who's watching here in the Philippines. Magandang gabi sa inyong lahat, and to everyone who's watching all over the world, the universe rather. Good morning, good afternoon, magandang tanghali kung nasan man kayo nanonood ngayon. Maraming salamat for always spending your weekend with me and Ace. So before we go into further details about our episode for today, it's about Atisa Malalo versus Christy McGarry. Let's welcome muna si Ace. Ace, pumasok ka na. Ayan, Tara. Ayan. Okay, greetings muna tayo. So, salute and bonjour all the way here from Calais, France. I mean, France. Ohio and good evening to you, Miss G, and to all our viewers. Happy Saturday and happy Darklands. Darklands. So, when you say Darklands, so, baka masasabi ng iba is Batman. But he is Batman, but from Paris. His name is Night Runner. So, ayun. Darklands kasi, nasa France kami kasi umiwas kami sa Darklands. Kasi may tinatawag ditong Happy Darklands sa Belgium, which is, para siyang festival. Festival siya ng mga LGBTQ leather community. If you know Leatherman, sila yung mahilig sa S&M, F&M, blindfold, bandage, mga ganyan. So, so open talaga yung festival nila. There's a week na parang talagang kung ganun yung fetish mo or yung mga trip mo, you can go. So magbabayad ka lang. It's a party for all the LGBT. So ayun lang, masaya. Yun lang. Ayun. Parang Zorro. Parang Zorro nga. Pwede din. Patanggalin na lang natin to. Ayan. Ayan. So, si Batman siya, pero Night Runner of Paris. Oo, ayan. Yeah. Ayun. Ayun na nga. Diyos ko, magkamusta ka your week tayo. Oo nga. Alam mo naman, week natin, as always, right? Parang, ang bilis ng araw. Wala akong masabi. Ang bilis ng araw. Ang bilis ng linggo. Well, ayun na nga. So, can you imagine, parang last time, nag-usap pa lang tayo na parang Monday na naman, nakatamad pumasok sa work. Pero, you know, Saturday na ulit. And medyo irita ako sa ano, yung tan lang ko, yung pagkaitim ko, oh, halatang halata pa rin. Alam mo yon. Hindi naman halata. So bad. Pero, yes. Ayun lang. Sinoshow mo naman yun. Wala naman tayong bagong ganap. Wala naman tayong bagong ganap. Parang masyado mataas yung ilaw ko. Wait lang. Adjust natin. Madumi. Baka iba yung maitaas mo. Wala namang bago. Wala namang bago sa atin. You know, as a working girl pa rin tayo from Mondays through Fridays and then Saturday. We always have this live chat. So, for those who's actually asking sa ibang mga candidates, meron tayong ibang episode for them. So, for next week, it will be a battle of Stacy Gabriel versus Alexi Brooks, the best speakers. So, abangan natin yan. So, for this time, pag-uusapan natin is all about frontrunners, binibining Pilipinas babies, crossover candidates to Miss Universe Philippines. Ikaw, Ace, ano, kumusta ka naman? Magkwento ka muna. Ano ba yung kukwento ko? Kasi yun nga, umiwas lang naman kami. Kasi ayaw namin ng matraffic, madaming tao, sobrang events. Saka ang mahal ng parang daily rent, nag-iba siya ng rate na parang 200 euro per day. So, syempre, how much is peso? Times 60 or 65. Mga ganun, oo. So, hindi naman kami a-attend nun kasi we're not into that. But still, unlucky. So, meron naman kami pwedeng puntahan like dito sa, ano, mas maganda pa yung weather. Although, pares lang naman din sunny. Pero, ayaw namin ng sobrang busy. So, we want peaceful talaga ng weekend. Kasi sobrang blast. Tapos, marami pang kids outside. Sobrang talagang festival siya na parang pa-carnival na din. Pero yun, sobrang busy. Pero, umiwas kami. And, alam naman natin, pag weekend, mas gusto na rin natin mag-relax. So, ayun. Totoo. Diba, mag-relax. Especially, of course, lalo na sa mga nag-working and nag-work hard katulad mo and yung mga viewers natin. So, yun na lang. So, ganun kasi siguro nandun natin sa life na parang after mo magtrabaho, madami mong iniisip for a week, gusto mo na lang mag-rest. So, ayun. Rest lang kami this Correct. Week. Mm-hmm. Correct. Kanila, pahinga lang talaga sometimes, right? And
And I may nagsabi ko, parang may nag-message ako because of the survey. Pero may nagsabi dyan na parang, sana naman daw mag-twice a week tayo. Sabi ko, I'm gonna ask mo na Miss G. Pero I'm willing naman. Pero kung weekdays siya papatak, siguro manghuhugot tayo ng isa. Pero pag nag-start na nung MU page, parang naman, di ba? Para naman invested tayong lahat. So yun yung pinangako namin ni Miss G. Pero shoutout ko siya si Donnie. Ay, na ano mo rin, si Donnie not the from Boston, ha? Pero the Donnie one from, tama ba, taga Baguio siya, na parang nag-follow sa atin pareho. Kasi doon nung nag-message ako, parang daw, ewan ko, sobrang, ano siya, tontuwa daw siya, nag-message, nag-approach ako kasi for the survey. Kasi nga, hindi niya inakala na mag-message tayo. Sabi ko, parang barkada lang tayo dito. Don't treat us na parang special. Pareho. May voice din sila. And, or hindi naman kami ganun ni Miss G na parang untouchable, hindi kami nakakausap. You can message us. And we can message you as well. So, parang tao din kami, guys. So, pero tuwak sa kanya. Hello sa iyo, Donnie. And sa, si Chad Vidar. Ayan. Hello sa inyo. Ayan. Thank you so much to everyone. Totoo naman yung sabi ni Ace. I mean, ako, sabi ko nga, di ba, I always follow back. Kasi, my God, it's just, you know, a simple way of saying thank you to our supporters who's been with us for such a long time. Natatawa lang ako because may nag-message sa akin last time. Ang sabi niya nakarelate po ako sa sinabi niya about 40 years old and about having sex. Parang sabi ko, alam mo yung topic natin kung saan sila sinakapunta. It only means to say na, you know, we can discuss, we can talk about anything, everything under the sun. Sabi ko, but this is a safe community, you know, for every one of us. Okay, nag-chikahan na tayo for almost 7 minutes. Maraming salamat, guys, for tuning in. Nagpataas lang kami ng views. We have 30,000 tuloy. Mukha talaga akong pera, di ba? Pwede na yan para mamanipin. Right now. Maraming salamat po. Ayan, let's start with Delma said, happy Saturday, everyone. Hello, Miss Rian Ace. Bardagula na. Hello, thank you for watching. Joel, it's been a while. Thank you for watching. Waiting while at work, Miss G. Ayan, and Ace. Ingat ka dyan. Hi, kamusta, Miss G and Ace? Hello to Dansky, always present. Hello, Dan. Hello, Miss G and Ace. Peter Parker, hello, Miss G and Sir Ace. Excited excited for a kwentuhan time with you. Thank you very much. Sister Ron, good day, Miss G and Ace. Back in reality life, down under. Anyway, let the MUPH battle begin with Miss Baguio. Antayin ang spread ng Baguio ni Sister Ron. Tagig, Quezon Province, Bacoor, and Cainta. My dark horses, Quezon City, Iloilo, Northern California, Zambales, and Pampanga. Parang natuwa si Dansky sa ano mo, pasabog mo for today. Thank you, Dansky. Stephanie Chris Banson, thank you so much for watching. Good evening, Miss Jen. Is bakit paganda ka ng paganda, Miss Jen? Ano secret mo? My gosh, wala. You just have to have sex, you know, once a week. Para, ano mo yun? Iba. Because to be honest, parang it was like Thursday. Alam mo yun, parang ako nakaka-hot flashes. Feeling girl, di ba? Because my friend, my office mate injected a hormone sa akin on Wednesday. Thursday morning. So, nung Thursday ng gabi, nung pumasok ako, irritable yung pakiramdam ko. Like, I feel so irritated and all. Ano sabi ko, parang there's something that I need. So, kinabukasan Friday, I had sex. Tapos, parang okay na yung pakiramdam ko. Parang ang gaan, parang na-good vibe ako, mga ganon. So, so, yun. Magpapipag-sex na kayo. Magpadilig kayo para fresh kayo. But to be honest, wala naman akong beauty secret. As you all know naman, wala pa naman akong... But gusto ko magpa-botox soon. Kasi may mga ano na ako. Alam mo yun? And I cannot deny the fact that I'm really aging. Mm-hmm. Oh my God. Diba? So, alam mo yun? Hindi na kaya ng contour. hindi ka lang talaga magpabanat ng mukha. Okay. Thank you so much, Amelie, for your comment. By the way, I just came back watching the LGBTQ Mardi Gras here in Sydney. It's super fabulous. Party, party everywhere. Miss G, try mo naman po. Si Jacol ba yung iba yun? Iba. Kasi Jacol is actually from, I mean, he's actually overseas. So, hindi siya yung taga-Baguio. Ayan, try nyo naman po mag-twice a week sa live nyo. Nami-miss ko kayo. Oh, kayo lang mas inaabangan ko when it comes to pageant vlogger. Kesa naman kay Sam Tanders. Ano ba binabasa ko yung mga comment? No? Sorry na. Yeah. Kaya ba?
Ako. Parang magagawa naman natin to pag nag-start na talaga yung MUPH, di ba? Para, di ba? Pag talagang kailangan natin ng ano, pag kailangan na talagang impromptu. Pag kailangan ng ano, ng impronto, I don't know what you call it. Pag yeah. kailangan na talaga ng insight na alam mo yon. Pero miss, may condition. May condition din tayo. Kung gusto niyo mag-twice, ay, sumali naman kayo, 'di ba? Para, 'di ba? Na parang may engagement. So, huwag kayong mahiya, guys. Hindi naman tayo ano dito. Para ano lang, 'di ba? Na-invite ka lang ng friend mo, chika-chika lang. And opinion lang naman, 'di ba? Oh my gosh, Ace, may top 5 swimsuit na ba? Hindi ko to alam. Wala pa. See, ako na yung itang post eh. Sige, check natin ngayon. I'm checking na, Miss Universe. That's... Ah, meron na. Ngayon? Ngayon lang? Oh my God, hindi namin napansin. Sino yan? Si Jackal? Yeah, patingin niya. Sige. At least meron na tayong topic agad next week. Oo nga, no? Okay. Sige. Top 5? Sagutin na natin. Like what? Miss Universe Philippines. Official swimsuit photos lang naman to. So, sige, ano think, lang? I-save na lang natin, Miss G, for next week. Para, ano, kabog, di ba? Okay, let's pero, wait for the really swimsuit presentation. Oo nga, no? Kasi for ano the, naman for the photo shoot. Correct. Yeah. Di, parang yes. Ano lang ako, parang ang ganda rin pala. Sige, maganda dito, Jacob, since di pa naman nag-start yung competition, sige, will give us time siguro to ano lang, to check para mas mabusisi, di ba? Pero kung ano. Ako naman, if ever you will ask me, I don't wanna share my top 5 sa photo shoot because correct. Parang for me, ang hirap mag-base kung sino yung ang hirap magbigay ng opinion kung sino yung best in swimsuit photo shoot. Where in fact, iba-iba yung klase ng swimsuit. Pangalawa, iba-iba yung location the and setting. All. Yes, uh-oh. Yeah, so parang for me mas okay siguro if we talk about top 5 best in swimsuit presentation. Kung meron mas lang swimsuit presentation uh-oh. Just like what happened in Aqua Boracay last year. I will definitely agree kasi doon maglalabanan eh ng ano talaga, same place, same makinarya, same makeup, same styling, lahat, di ba? So I think that's the, I mean, more important for me. When you say labanan. Hiwalay na raw. Hiwalay na raw si Celeste at Matthew na BF niya. Kasi nag-message ka yata, Miss G. Kay Matt. Charot lang. Oo nga daw, Miss G. Sadly. Naghang na. Wait lang. Well, ganun talagang buhay. I mean, at least hindi siya nabuntis, di ba? Bago sila maghiwalay, mahirap yun. I think it's what trending naman na kailangan, ano, ito yata yung taon na parang kailangan maghiwalay lahat. Lahat. What can you say dun sa mega cover ng 4D? Well, napakaganda, napaka-glam, mm-hmm. and napaka-polished ng makeup. Nagtatahalang ako kay Antonia because bakit ganun siya ka-fit compared sa Miss Universe? Ang fit-fit niya sa photoshoot na yon. And then maganda rin pala kay Michelle yung long hair. Sayang, hindi niya na-explore yung ganung klaseng styling in Miss Universe competition. But it was really good. Nakatuwa. Sana maraming bumili ng cover. Marami naman sa from Thailand. from Thailand. Ikaw, what can you say about it? Of course, napakaganda kasi may connection talaga sila. And alam mo talaga na parang, you know, they're very fit at the same time. Iba, may passion. Pero for me, ang nagdadala kasi si MMD kay Antonia. Mas parang, mas kayang i-showcase at this point na ni Michelle di pa rin yung parang pagiging class, sexy, elegant, and yung Miss Universe talaga na aura, compare kay, ano, siya nagdadala kay Antonia for me. And, syempre, alam naman natin, mas experience na si MMD when it comes to fashion industry and modeling. Yeah, so, yeah, yeah. I think may edge siya. So, maganda, pareho. At least, nakikita mo na nagtutulungan sila. May connection, kumbaga. Hindi nagsasapawan. Thank you. Derek Ramirez, hi, Jen East. Good evening. Magandang gabi rin. Madami nagsasabi na si Tara look alike ni Aura. Pag-usapan natin si Tara from Baguio since, you know, mahaba pa naman yung time natin. Diba? I mean, since we are going to answer all their questions, no? Ang galing ng Baguio, ng Miss Universe Philippines Baguio because
alam nila kung paano magiging mabenta at aatake sila sa mga pageant fans. Just like with Krishna Gravides, just like with Genesis, ngayon naman with Tara. Parang feel ko yung prototype na pinapadala nila is pare-parehas na magaling sa aurahan, magaling sa, I haven't seen kung ano ang rampa ni Tara. Diba? But compared to Genesis, compared to what they call this one, Krishna Gravides, check all the boxes naman talaga yung mga representative nila when it comes to pasarela, when it comes to aura projection, overall styling. But one thing that I noticed, talagang ang ano nila, ang weakness or ang opportunity is the Q&A. They can speak, definitely, straight English, pero lacks of substance. Mababaw. Yun ang masasabi ko. Napag-usapan lang si Tara. Look, alik siya ni Aura. Siguro yung Aura na, yung Aura, right? The Aura, the... Aura Brighella, tama ba? Oo. Parang hindi naman. Parang hindi naman. Mas kamukha talaga or may resemblance talaga sila ni Stacy Gabriel. Ayun lang. Ikaw naman. Pag-usapan natin ako, si Miss Baguio, Tara. Oo. Si Tara naman kasi, yun nga, sinabi mo na Miss G, what I like about Baguio, lagi sila nagpapadala talaga ng not just body, but yung face talaga. Yun talaga yung nagdadala sa kanila. Although sabihin na siguro, because of the team behind them, talagang iba pumili yung Baguio when it comes to their pinapadala. So nakakatuwa kasi parang, yun nga, parang may makinarya na sila eh. Diba? Tapos magaganda pa yung materials nila. And yung kandidata nila, yun nga, beauty talagang physically, perfection. Pero yun nga, sinabi mo na rin kanina, yung communication skills. Siguro, parang nasabi na to before eh, dahil ba sa Baguio, dahil hindi sila, yung personality ba nila or yung may language barrier sa Tagalog ba or English, baka mas doon si yung language na ginagamit talaga nila is iba. So dapat siguro kung saan siya lingwahe talaga mas bihasa, yun yung gamitin niya. Ay, for me ha, kasi mas doon siya comfortable. Pero anyways, when it comes naman to her, sa Aura Brighella daw, I think because of the face, pero mas pinaganda at mas babaeng-babaeng Aura Brighella. So I have mas to malambot. Agree. Pero in a good way. I'm not saying si Aura kasi is kasi hindi naman ganoon ang itsura ni Aura talaga eh, 'di ba? Marami nang ginawa sa kanya plus yeah, the makeup and the styling, pero si ano kasi, I'm not saying walang ginawa, pero mas pinaganda, mas babaihan na version. So I have to agree somehow. Pero mas maganda siya. In a good way too for me. Ewan ko kung paano tingnan si Aura. Thank you so much. Ito na, may official swimsuit photos na nilabas. Dito ko naiinis, parang naging official photos, kung hindi naman officially, you know. Dapat, unofficial. Shot here in the Philippines, right? Ang pangit kasi, I check it, merong iba madidilim yung shot. Dapat mala binibining Pilipinas tayo dito, pare-parehas ng itsura, pare-parehas ng, yun nga, sa setting. Hindi siya maganda tignan eh, for me ha. It's not very aesthetic. Charing, ayun, alam mo yung parang iba-iba ng kulay ng swimsuit. May isa dito naka sino to? Mariveles, alam mo parang para lang may ma-post. I'm so sorry Miss Jill, para lang ma-post ganyan. Etong si Quezon City talaga. Si Quezon City talaga, she's giving me, you know, that modela. Quezon City. Ano. Lauren Ojumba. In fairness, I like her. Sige, tignan natin siya. Magaganda, pero ayun nga Miss G, sana the quality and the setting, di ba, yung swimsuit, hindi naman, kahit hindi pare-pareho, pare-pareho man lang ng cut, or, di ba? Tulad nitong, si Janet Hammond, sobrang dilim ng photo niya. Southern California. Oo. Yeah, okay. Naka-alphabetical pa siya, pero, okay. Anong-ano yan? Ito yes. Namang si Nueva Ecija naman. Parang di man siya naka-swimsuit, parang naman siya naka-long gown dito. Correct. Yun nga, iba-iba. Dapat isang setting na lang, di ba? Masabog din to si Leyte, oh. Oo nga, no, ang ganda ng curve. Ah, si Leyte. Ito si ano, di ba? Angel Rose Tambal. Tama ba? Ang ganda ng ano. Dapat ganito ang kapag swimsuit. Kasama yung Legarda. Yan yung ano eh, parang si Clyza sa kanya nakikita.
Clyde sa cast. Eto, ayan. Di man to. Swimsuit ba to? Alam mo yun? Yung si, ano, si Australia ba to? Tama ba? Australia si Kimberly. Nga. Tingin ko, ano, hindi kasi pare-pare yung Miss G, kaya parang ang hirap mag-judge na parang hindi siya ganyan talaga. Siguro, lack of materials lang talaga. For me, ah. Or time. So, or time. Correct. Basta siguro sinabihan sila, okay, within 5 days, kailangan namin ng photoshoot na ganito. So, parang nagmadali, lack of preparation. So, ayun. Ayun na. Medyo may disadvantage. No, may disadvantage. Hi, Miss Ace, mananonood while nakain ng hapunan. Ako kumain ako ng shawmai tonight because tomorrow, magtatagaytay kami with my fam. So, hindi na ako masyadong kumain. 5 a.m. yung alis namin. Wow. Napaka-traffic. Alam mo yun, napaka-traffic sa Tagaytay kasi kahit Sunday. So there, ayan. Jan Aris, thank you for watching. What can you say sa pag-withdraw ni Kananga? And yung eto nga is, ano ba to? Bigyan mo nga kami ng ano dito. Etong, tama ba? Kananga? Kananga. Kananga. Okay, sa Kananga. Ano ba nangyari dito talaga? Hindi naman natin masasabing alam natin yung nangyari, pero we have speculation, di ba? Di ba? After ng press perfect. Speculation lang po ito, ha? Correct, oo. Kasi wala kaming resibo. At saka, bakit naman nila kami sisendan ng totoong kwento? Anyways, pero di ba, after the press presentation talaga, is, di ba, parang saka siya nag-post. Eh, parang may kwento kasi na parang, di ba, nag-post ng mga parang official, anong tawag yun? Official headshot photo. Wala talaga dun, wala daw dun si ano. Nung una to, ha, ito yung mga sabi-sabi. Nung una daw, wala talaga, hindi siya nakasama. So, parang na, siguro nasaktan siya. Tapos, after that, nang kinagabihan daw, parang, yun na parang nag-message daw siya na parang internal to sa ano niya, sa media, ano ba tawag doon, accredited partner, na parang hindi na siya mag-go because of personal reason. Hindi niya na-explain masyado, pero may letter siya doon. Pero, for me, bakit parang ano, o sabihin natin hindi naman late yung pag-backout niya, pero something na parang nakaramdam na siya na parang, lagi sinasabi, Miss G, na parang pagdating mo doon sa competition, alam mo kagad na parang may nanalo na o may pinabura. Sa tingin ko, yun yung naramdaman niya, kaya nag-backout siya. So, personal reason, hindi naman natin pwedeng sa kanya yun eh. Reason niya yun. So, it's valid. But for me, parang sinabi na rin natin, dapat kung nag-backout siya, may kapalit. Eto na, di ba, may kapalit siya si TB Ariana Torita. So, I think, dapat kasi sa laban, Miss G, siguro iniisip niya na parang pag sumali siya, yes, may laban, may chance, pero dapat kasi ibuo yung loob mo. Alam mo naman na Miss Universe Philippines, dapat alam mo yung pinapasok mo, di ba? So dapat buo yung loob mo. Pero sa tingin ko, itong move niya na to, makakasira somehow in the future plans niya kung papasok pa siya ng pageantry. Kasi paano kung may mas malakas pa siya makakalaban? So I think dapat pinush niya na lang. But although, maintindihan ko kasi nga, kailangan mo ng time, di ba? Money. And you have to devote your time. Lalo na mental health din, Miss G. I think it's very important. So, nakita ko dito na parang hindi siya pang Miss Universe kasi mahina yung mental fortitude niya. So, yun lang sa akin. Siguro nga, pagdating niya ng venue, ng press presentation, nakita niya na parang hindi ata ako papasok ng top 10 or semi dito. Kasi talagang ibang level ang mga candidates this year. No? Pero, if her reason to back out is because she was threatened, then she's a loser. Yeah. Yun lang. Hindi naman madali ang Miss Universe Philippines. So, bakit, di ba? Dapat matapang ka talaga. Mahirap yung laban siya. Hello, GNAs. Kakaiyak. Abot kamay kanina. Anong abot kamay? Ano kung bukas ang Miss Universe 2024, sino na ang ready ipadala sa Mexico? Alisa Manalo? Christy McGrary? Isama na natin si Alexi. Alexis. Ikaw? Parang yun din yung tatlo talaga, Miss G. Siguro kung may susunod man si Kayla na. Good evening, my fairy godmommies. Thank you so much, Angel, for watching. Hello po. Hello, hello, love Angel. The paint, Kuya Ace, and love your top, Miss G. Oh my gosh, this is just like a sheen top. Thank and this you. Is for 150 pesos. Baka iba na naman showcase mo. hindi pwedeng humangin pataas kasi pag humangin pataas, wala akong bra. Correct. Yeah, week. May nag-message ka. Ano ba yan? Bakit weekly na lang yung wardrobe malfunction? wala po tayong damit. Kaya kung ano lang mahugot ko, nasusuotin ko, ay nasusuot ko.
Arbonico ayan. Ba yan? Sustainable. Oo, sustainable sustainability. Sino ka daw pero, Ace? Ayan. Si Knight Kinesu. Knight Runner. Knight Runner. Hindi sa umaga, pero sa gabi. Knight Runner. Yeah. Fresh niyo po lagi, Miss G. And Ace, love you always. Thank you so much, dear. Thank you, Jack Cold. Ano daw? Natuwa ko sa sabi mo, Jack Cold. Yun naman talaga yung name niya, Jack Cold. Ano hormones gamit niyo, Miss G? And if mag-take niyan, kailangan may maintenance po. I'm taking this phenoquinone from Thailand. Ito yung pinakamurang female hormone sa market. It's actually injectable. Kailangan ba ng prescription? Well, you have to check your endocrinologist. Pero ako, hindi na ako nagagawa niya kasi nung kabataan ko, wala naman usi yung mga ganyan. Parang, you know, self-medication ang ginagawa namin. But luckily, healthy naman tayo. Kailangan ba ng maintenance? Siyempre, masasabi ko right now, naka-maintenance na lang ako because I'm only taking 1 ampule per week compared nung bagets pa ako. Maya talaga ang tusok injection talaga. Kasi nga parang feel ko, kailangan ko siyang, parang feel ko the more injection or the more that I take hormones, mas mabilis yung effect pero hindi pala yun totoo. So yun, ngayon pa sweet na lang tayo as long as wala tayong mga balbas, mga bigote, at wala tayong patilya, mabaihan pa rin ang atake. Charing. Correct. Okay. Hot pics nyo po sa official swimsuit. Nag-ask talaga sila ng hot pics natin. Okay, give us time. Give us time. Oh, sige. Ay, alphabetical okay, na natin. Top 5, di ba sabi nung ito? Unahin okay, ko na muna. Pasok ko na dito, number 1, syempre. Mauna ka na, go, sige. No, I mean, number 1 mo as in like number 1 or 1 to 5, ganyan. Sige. 1 to 5. We need time kasi, Sige lang, Miss Chi. Okay, uunahin ko. Yeah. Christine Lagari. Tagig. Yung explanation, kasi ewan ko, tindig pa lang niya, Miss G, di ba? Yung katawan niya, kitang-kita mo yung aura talaga, pang Miss Universe talaga yung level niya. The body, the pose, very pro. Mm-hmm. Tapos, I like yung, anong tawag ba doon? Yung hair wind. Anong tawag ba dyan? Basta sa wind ng hair niya. Iba. Yung beauty niya, nag-iba dito. Parang kung i-compare ko siya, ito na yung parang pinaka-malakas niya na photo kesa doon sa headshot niya. Ang lakas for me. Yeah. Oh my God, naano ako kaya. Ikaw, Missy, ikaw muna, one mo. Okay. Ako, I just wanna back up then. Ako, if you will ask me kung sinong pipiliin kong number one on my list, definitely ito siya, si Christy. Okay. Ang ganda ng overall outcome ng photoshoot na to. I love it okay. So much. I'll choose Quezon City. Number okay. 2 ko siya. Okay, siya. Number 2. And hindi siya kinain ng background niya, si Quezon City, 'di ba? Almost the same na, pero nag lumutang pa rin yung kutis niya. Ang galing, nakakatuwa. Na on the spot tayo. Oh. Na on the spot talaga tayo. I wanna give it to her as well, Alexi Brooks. Unexpected for me, Miss G. Kasi the pink, ano ba tawag dito? Metallic pink or metallic red? I think may pagka-pinkish na fuchsia. Very like Michelle D. Nung Miss Correct. Ayan, iba yung level. Pero ang critic ko lang, siguro critic ko lang, lagi siya naka, yung pose niya is laging naka, yung kamay niya nasa ulo. Iba ganun din almost. So parang gusto ko lang i-maximize niya kasi this time hindi na headshot eh. Buong katawan mo na kailangan gumalaw. So yung hand movements mo dapat nasa iba na, 'di ba? Hindi na kailangan laging ganun. May repetitive lang when it comes to poses. So pero maliit na bagay lang 'yan. Pero yun lang, overall Black Barbie. Yeah. Sa kaganda ng katawan niya. And she's very feminine here. I don't see any masculinity here. Number 3 ko si Hammond. Northern California, Southern California. Okay. It's not giving for
Northern California. Hindi ko siya bet here. Oh, naloka naman ako okay. Dito kay Miss ano, kay Miss Miami. Kanina. Wala sa studio, nasa dagat. para siyang nasa ano, nasa Milan fashion. Diba? Yeah, my golly. I think she doesn't need the hype for me. But may drama. Pero siya, sa kanya yun yun. I have three na on my list. So... Okay. On the spot talaga tayo. I don't know for some reason, naging favorite ko na to si Zambales. Uy, nagaganda na ako sa kanya. Ewan ko, lagi siyang pumapasok sa isip ko. Si diba? Anita. Oo. Hindi kasi si Anita kasi parang during Miss Earth, parang napaka-shallow pa niya when it comes to Q&A. Pero nung nakita ko yung improvement sa kanya, nung yung sashing ceremony niya, parang nagustuhan ko na si Anita. Oh, I feel bad kasi hindi ko napapansin talaga siya. Alam ko may hype, pero parang ewan ko, lumalabas na siya sa, nagsasurface na siya sa social media. Parang, ano ba tawag doon? Yung parang lagi na siya tumatakbo sa isip mo. Ewan ko kung, basta may ganun siya eh. May parang charisma siya, magnetic yung beauty niya. Ewan ko, parang pumapasok na siya sa top list ko. So, ayun, kay Anita, natutuwa na. Okay. Moving on, Miss G. My last pick will go to Stacy Gabriel. Oh, okay. Sana na sana yan mag-swimsuit kasi may sariling swimsuit brand. At saka yung emote niya dito, gustong-gusto ko yung parang nangaakit na very exotic na. Pero overall, talagang the best for me is yung kay Christy. Correct. Kasi pansin mo, siya lang yung siya lang yung talagang humarap ng bonggang-bongga na, alam mo yon, maganda. Yeah. Napakaganda talaga ng katawan nito. Nakakaloka. Wala akong masabi. Ganitong styling ang gusto ko sa kanya. I know. Ganyan comes din. Comes to makeup. Yes. In fairness. Okay. I'm done. Ikaw na. Ilan na lang sa'yo? I think kahit ano pang sabihin nila, kahit matured siya or the body physique, I like her. Si Pasig. Kasi kung di makakalain yung age niya, 37, am I right? Diba? 37, pero the face, the body, she's giving. From the rest, parang mas siya sa... Compared to everyone, oo. Correct. Parang hindi siya natatakot mag... fearless siya when it comes to mga damit. Nagiging parang natural lang siya. Kahit anong sabihin nyo, ito ako, yung katawan ko, I wanna show it. So... I like that. And siguro last ko na lang, ewan ko siguro na si Cyril Payumo. Mm-hmm. Nagustuhan ko yung post niya, plus the makeup. Ito yung mga gusto ko makita sa kanya sa mga susunod pa, na parang, sa photo kasi, ang ganda. At yung labanan kasi ito yung mga materials sa kanang makinara. So maganda yung pagkaka-edit, sana nagtatranslate in motion. So yun lang yung gusto That's ko. The problem. Pero maganda. Oo. Pero when it comes to photo maganda. Oh, in motion, yun yung kailangan natin. Kasi nung nakita ko siya sa interview with yung Bragais Walkway na video, ibang-iba yung mukha ni Cyril doon na parang bakit ayun. Ang natin, the face is not pahaba, the face is like square. Yung napansin ko sa kanya. Parang, and the skin is not that smooth. Well, we all know naman na edited. Sa mga photos, edited siya. But then again, If you're so gorgeous and so smooth and flawless in photos, and then when pageant fans saw you or see you in person, and then you look totally different or not that perfect, in person. I mean, somehow pageant fans might be disappointed or might be turned off because of what they see in real life, right? So investment pa rin talaga ang skincare. Correct. Parang with MJ Lastimosa. My gosh, I think I was working still sa ABS-CBN. Doon pa kami nagko-call center. May call center kasi doon. Ang office namin sa ABS-CBN. Like, nakita ko doon si Ara Arida, nakita ko doon si MJ Lastimosa. Like, naloka ko sa face ni MJ Lastimosa that time na talaga namang the acne talaga. At sobrang kapal ng makeup ni MJ Lastimosa, no? Sabi ko, ang tsaka na nga sa... Hindi pa to yung yung breakout time. Ito na ba yung breakout niya? Ito yun, oo. Siya rin nanalo ng Miss Universe Philippines ng Pilipinas Universe noon. Nakita ko siya noon. Mm-hmm. Sabi ko,
parang sa TV nakita ko na parang ang worst na nga nung mukha. Tapos nung nakatok pa sa personal, grabe yung kapal ng foundation talaga. Pero but buti it, na lang, di ba? Right now, okay na siya. Correct. Ayun lang. Yun na nakakatuwa. Kasi may, basta, pag naisip ko kasi pag in motion, Miss Gia, tapos sa photos, naisip ko kagad na si Anita Gomez. Kasi, oh, the same. The yes. same yung, di ba? The yes. same talaga si Anita. Oh my God. Watch out ka kay Anita, guys. Favorite na si Anita. So, yes, di ba? Nakakatawa si Anita. Saka ano siya, parang tawag dito, may resemblance sila ni Samantha Bernardo kasi for me, na parang mas pinaliit lang yung yes. package. Parang shrink, tapos may, parang mas pinasweet, di ba? Ang ganun. Yeah. I really hope, you know, the best for her. Although we know for a fact na it's impossible for her to get the crown. But to see her competing or being part of the top 10, you know, as a pageant fans, na parang, you know, I think she will be my, tawag dito, sentimental favorite, aside from Quezon City. Okay, so, si Lorraine. Si Lorraine Barbie din, oh my God. I mean, Chelsea pala din Tokyo ko, sorry. Bulacan, Chelsea pala. Uy, yung Bulacan na yan, ang ganda pala, ang ganda rin pala niyan. Depende talaga sa styling and makeup niya. Correct, oo. Pero I like pag medyo less yung edit ng ano niya. Kasi mas gusto ko nakikita yung imperfection. Yung halimbawa, sabihin na natin, hindi ganun kakinis yung face. Oh, di ba? I like that. As natural. And parang given na sa atin to see Black Beauty na hindi talaga ganun ka-perfect ang skin, right? Yeah. Talaga may mga blemishes and all. Tawag dito, ayan, si Dansky. Dansky, nasagot na namin to and I'm sure narinig mo na rin kanina. You think may mananalo pang MU Page Delegates as JK and ERA? Dapat pa ba tayong mag-expect sa MU 2024 sa Mexico? Or nito lang natin mag-focus sa national? Ayan. Ako muna, no, very quick lang. By the way, thank you so much to our viewers. We started at 30. Now we are at 102 viewers. I know for a fact na ang topic natin dapat is for at least sa Manalo and Christie. Pero darating tayo dyan. Maaga pa naman. Magbasa at mag-entertain muna tayo ng mga comments. Okay? May mananalo pa bang Philippine representative in Miss Universe Beauty Pageant? Ako, Ace, my honest answer to this is wala. Yeah. Wala. After all the controversies that happened for the past few weeks about JKN, Paula versus JKN, and then that leaked video, wala na akong tiwala sa MU, sa Miss Universe organization, that they kahit can be, kating. That they, ano no? Kahit katiting. Kahit katiting, oo. Wala na akong ano, wala na akong tiwala pa, and you know, less expectation na rin ako to begin with. So, isa ako sa mga fans na manghihinayang sa ipapadala natin this year, kasi alam naman natin na, aside sa dog showing tayo, alam natin na talaga namang scripted na lang tong pageant na to. Who they want to win, who they choose, or they chose to be part of the top 20, top 10, top 5, top 3. Parang feel ko formulated na lahat yan. Meron talaga silang bet dyan. Pagpunta pa lang ng mga candidates sa Mexico, may mga top choices na itong mga demonyo na mga kuwan. Diba? Itong mga kuwan na to. So yun lang. We always focus naman when it comes to national competition, right? We always give our best to support them and even our candidates. Unfair lang sa candidates kasi they will, you know, they will do their very best to win in this competition. And then when they come to Mexico, meron pa rin hope sa kanila na baka naman fair and square ang maging labanan. You get me? But at the end of the day, parang kung ako yung candidate, knowing na wala ng credibility itong MUO, parang I will motivate myself to really give my 100% still. Kahit alam ko at the end, wala namang credibility na. So yun. Thank you. Ikaw na. Ako honestly, mukhang hanggat nandyan siya, we're talking about, ano, diba, JK and Ira or si Kunan, hanggat nandyan siya, talagang, parang sabi na natin before na parang malabo talaga tayo magka-crown. Siguro, hanggat nandyan siya, siguro ang possible na nga lang na pwede nating makuha or pinakamataas natin is runner-up or, diba, top 5. So, ngayon, yun hanggat dun siya. And I think,
parang suntok sa buwan for me, hanggat nandiyan talaga siya. So it's really hard, really painful. Tapos alam naman natin yung respond parang natin ng mga pageant fans, sa Filipino pageant fans, lalo na pag hindi nakakapasok, hindi natin nakukuha yung gusto nating resulta, kung top 5 man yan, top 10, is nagra-run tayo. And ayaw niya nga nun, di ba? So parang gusto niya, tumahimik kayo, parang, you know, parang mag-kiss as kayo sa kanya, supportahan niyo siya kahit ano, which is hindi natin gagawin. Pero yun nga, hanggat hindi siguro nandyan siya, hindi tayo mananalo. I'm so sorry for that. Pero yun eh, yun yung nakikita ko. Siguro kung wala eh. Parang wala ko nakita unless matanggal siya. So, it's a sad, you know, sad truth. Pero ganun, ang pwede natin gawin na lang is, you know, kung may gusto siya, halimbawa nagsabi siya sa MUPH org na parang ito yung napupusuan niya and binigay natin. And kung halimbawa hindi niya pa rin niligwak niya doon, so, parang ganun lang. Ang hirap eh. Kung binigay mo na yung gusto niya, ayaw pa din. Ibig sabihin, pinipersonal talaga tayo. Pero kung nagpadala tayo ng malakas, ng deserving, ng gusto niya, walang butas and naligwak pa rin, and wala na tayong magagawa. Pero at least lumaban tayo ng patas and nirepresenta ng kandidatang yun yung Philippines na parang ang Pilipino ay hindi sumusuko kahit dihado sa laban. So, parang ganun. It's a positive pa rin. Although, syempre, meron pa rin hindi magkakagusto or parang magagalit. Pero wala, hindi natin, we cannot control everyone's feelings. So, ayun lang. At least lumaban tayo ng patas. And ang Pilipino hindi sumusuko sa kahit anong laban. Of course. Si Knight Rider po siya, Derek. Knight Runner. Nakakalito, di ba? Ah, ano ba? Knight Runner. Oo. Runner sa gabi. Ayan, grabe ganda mo, G. Grabe, kuya, is ganda ng outfit mo. Hoy, paint lang yan, ma. Hindi yan outfit. Oh. Correct. Oh. Pag binasa mo ako, guys. Fairness. Pag binasa mo yan, tutulo. Charot lang. Charot lang. Ayan. Ayan, thank you so much, Ray, for watching. Thank you so much. Ano ba, wala akong masyadong eye makeup. Wala talaga akong eye makeup ngayon. Kasi parang ano oras na ako nagising, di ba? Kung ako, todo paint. Kung ako todo makeup, ikaw no makeup challenge. Nag-top lang, di ba? Pero hindi ako nakapag-alarm kanina. Nagising ako 5:30. Sabi ko, akala ko may pasok ako. Sabi ko, okay, Sabado pala ngayon. I forgot nga to message. Kasi usually, guys, magigising ang kami ni Miss G. Miss G yung link. Kaya hindi ko na siya mini-message kasi meron na ako nung access. Kaya si Miss G na yung pa-follow up sa akin. Hoy, Ace, ano na? Ay, oo nga pala. Miss G, papasok na ako. Prepare na. Ganun. True, true. Ayan. Hello to Al-Rashid Alawi. Ito yung the best caption topic so far. Magustuhan ko dahil frontrunners. Ask ko lang din, include ba hype in social media at legit frontrunners agad? How about pala mga newbies, exclusive pa po ba? Alam mo, ang dami kasi nako-confuse about frontrunners, no? Frontrunners actually is different from hype delegates. Parang si, ano, parang si Northern California, overhype, na-hype because of her beauty. Pero when we say frontrunners, eto talaga, I can consider frontrunners yung talagang magagaling at talagang mga veteran and experienced na prove themselves in the pageant world. Just like Stacy, Atisa, and Christy. For Alexi, no overhype siya because of her, what do you call this one? Her wit. Because she's matalino, she's a good speaker. Na hype yung candidate in a very good way. And for somehow, parang tinatapat na sila sa frontrunners. You get me? Na, kasi iba, iniisip siguro na iba yung frontrunners is yung mga parang, ang pangit ko doon, no? Tagahang yung ano, compute, yung laptop. Okay. Kasi yung iba kasi, ang iniisip nila frontrunners is yung famous, diba? Something like that. But really, frontrunners, these are the candidates who already proved themselves in the competition. Proved themselves when it comes to Q&A, swimsuit, everything. Isama na rin dyan yung following nila sa social media. Kaya, alam mo, maraming nagtitiwala, maraming iniwala sa kaya nila. How about po sa mga newbies? Exclusive po ba? Ano yon? Hindi ko alam yon. Nag-gets mo ba yung tanong? Baka yung sinutukoy niya sa newbies kasi, yung mga hype kasi sa newbies, they could be the dark horses, di ba? Na parang
Like, I considered, binanggit mo na si Kayla, when it comes to hype, di ba? For me, I considered her dark horse, di ba? Kasi, hindi ko kasi masukat yung ano niya, experience niya about pageant. Kaya dahil wala pa naman siya, it's her first time. So, she considered siya na newbie. So, hindi ko maano masukat when it comes to it. Styling kasi, nag-ano pa siya sa akin. Eh. Di ba? Parang may tinatago pa siya. Kasi pag beautiful face, marami pa yung kayang i-offer. Eh. Pero when it comes to pasarela niya, stage presence, dun pa ako nakukulangan. And of course, iba kasi yung mga tanungan, Miss G, when it comes to pageantry, di ba? Hindi ko pa naririnig yun about social, political issue, kung paano siya sumagot. More on personal pa lang. So, dun pa lang natin masusukat, anong klase siya babagsak, kung magiging frontrunner ba siya. Pero so far, Dark Horse ko siya nakikita. So, I think the hype, kasi yung hype kasi, Alawi, is part to ng strategy ng mga teams, di ba? Like the fan base, especially kung malaki sa city siyang malaki, pwede silang gumawa doon ng parang, di ba, magme-meeting sila na ganito yung strategy nila kung paano i-hype yung candidate. So it depends, lalo na sa population, pag malawak yung city. So the hype kasi depende to kung, di ba, sa team talaga, kung magaling. Syempre kung, kasi iba ang dihado dito yung maliliit na city, Miss GA, kung wala silang fan, di ba? Yung makinarya, wala sila. So, dihado yung maliliit na city dito. Pero kaya kailangan nilang mag-double, you know, hard. Mag-hard work pa, double hard work dun sa mga maliliit na city. But for me, yun talaga eh. Yun yung pinasok mo eh. Miss Universe Philippines eh. Labanan to ng ano na eh. Lang lahat ng bala mo. Hindi lang, you know, yeah, ayun lang sa sasabi. Oh, tsaka si, going back to Alexi Brooks, kaya naman siya nagiging frontrunner din in the second place. It's because yung kakayahan na pinakita niya during her national competition, na parang, teka, parang malakas din to ah. Parang kayang sumabay, makipagsabayin to sa mga frontrunners, just like Atisa and Christy. Something like that. Ayan, konbanwa Miss G. Hello to David Krish. Thank you so much for watching. Hello, David. Chelsea Manalo, very photogenic Asia Next top model. Nightwing. No. Tama ka sa night pero runner. Night runner. Hi, Miss G. The answer is watching from Iceland. Wala kami. Sabi Pinas, pinadala Miss you ang tsaka lang kasi yung MUPH. Sana baguhin nila production. Ingat. Kabanatuan po may Pia words back. Miss G. Ayan. Sherwin, good evening. Hello. G and E, saan kayo sa Holy Week? Any plans? Well, sa bahay, double pay, so magtatrabaho tayo. Kailan may Holy Week? April to, di ba? March 28, 29. Wala pa kaming plan. Let's your plan. Wala pa kaming plan. So, yun pa. Hindi pa. Sige. Kaano pa, next week magpa-plan. Night runner, si Ace. Night runner. Night runner. Yeah. Tinanggal ko na ano, I felt like Kayla deserved. Eto yung maganda dito. Tama naman siya. I felt like Kayla deserve a better swimsuit photo. She needs to be more fierce. She's my bet. Hmm? Your thoughts sa pagpunta ni Shanice Palacio sa Philippines soonest? Wala. Is this for real? I mean, hindi ko pa ito. First time ko pala ito narinig. Pero hindi na tayo magugulat. Eh. I think siguro pupunta siya. Siguro coronation or baka before ng coronation may ano siya. Engagement, which is good kasi parang for me, Miss Gia, parang hindi ka Miss Universe, I mean this era, parang hindi ka Miss Universe Queen pag hindi ka pumunta ng Pilipinas, di ba? Parang hindi mo mapipil na Miss Universe ka. So if you want to feel that you're really the Miss Universe, di ba? And you want to feel the welcoming of the Filipino people, well, correct. Pumunta siya dito. Okay lang naman. I mean, okay din naman kay Shanice. Mm-hmm. Any comments sa Miss Road so far? I'm not following this pageant, actually. Ikaw, Ace. Hindi ko talaga siya pinapalo, pero nakaabang lang ako sa mga resulta, Derek. Kasi ang aga pa lang. Eh, pero may na-release sila na parang international poll yata yung ano. Hindi siya pang pip. Kumbaga sa ranking, Miss G, pang lima tayo. Ang liit kasi. Pang lima tayo. Pero again, guys, with 210 points. Pero again, marami pa siyang kalaban doon. And hindi pa naman ito eh. Parang partial pa lang yung results. So, wag muna tayong siguro, support na lang muna tayo. Wag muna natin siguro, you know, mag-early celebrate na parang malakas siya. Hindi natin alam kung ano talaga. Nawawala ba si Ace? Okay, nawawala.
Nawawala siya? Nawala ba ko? Oh, sorry. Ayan na. I'll go. Pumapasok siya ng mga top list ng mga talent. Yan. Which is good kasi it means talaga may laban talaga si Gwen. Pero magkakaalaman pa talaga yan doon na sa final coronation. At saka alam naman natin pag Miss World, Miss G, talagang predetermined na talaga to. It's just for formality lang for me in the challenges. Pero on the spot pa rin talaga magde-decide si Julia. That's my opinion with that. Pero sana, you know, sana may konting twist dahil sa India naman to. I'm not sure kung kilala ba ang India sa magandang production. I know naman Miss World is very boring ng pageant nila. Eh, ang hirap talaga subaybayan. Pero sana, di ba, may say ang India na parang may twist. Kumbaga, bigyan nila tayo ng magandang production. Bigyan nila tayo ng Bollywood, di ba? Yan. Para naman may... Oh, ano, yes. I love subaybayan. It. I love when you say it. What can you say kay Maria Gigante appointed to Universal Women Philippines? Naghang ata si Ace. Ako na. Ikaw. May masasabi ka ba dito kay Maria Gigante? Yung ano niya kasi, ano ba tawag doon? Appointment niya, di ba? Mismong nag-crown sa kanya is yung reigning queen. Pero ang ganda niya, parang, hindi ko, kasi ang tagal ko nang ginagigita to si Maria Gigante, na parang yung aura niya, kasi yung last stint niya, talagang, although nandun yung fighting form niya, pero this time, parang bumalik. So, parang ready naman siya. It's just for me na, siguro, kung makakaabot kay Maria Gigante, siguro wag niya lang i-overpower talaga yung pageant. Kasi she has the tendency, di ba, to overpower. Kasi dahil because of her strong personality and communication skills. So, parang, yun lang, kalmahan niya lang. Enjoy niya lang yung moment. Yun lang yung advice ko sa kanya. And super confident talaga to si girl. Correct. Napanood ko to eh. Napanood ko sa Binibining Pilipinas 2016. Okay. Super liit nga lang. Yun nga. Pero yun nga, may pageant talaga na for her. Sana ito na yun, di ba? Eto, ano thought mo about Queen Pia sa pagrampa sa Fashion Week sa Europe? You think may sulutan bang nangyayari between Heart? Ako talaga, to be honest, if you will ask me between Pia and Heart, Heart talaga ako. Sorry ha sa mga fans ni Pia. I'm such a fan of Pia. I love Pia words back. Pero, nagmumukha na siyang ano, copycat. Kelsey Merritt attended Milan Fashion Week, pero hindi naman siya umatake ng tulad ng pag-atake ng Evangelista. Oo. Pia words back, yun nga, parang nagiging trying hard na parang, I don't know, copycat na lang siya. Mini Heart. Yun ang masasabi ko. But for me, between the two of them, marami ako nabasa sa comment section kay Pia Wurtzbach na parang kinukumpara niyo si Pia Wurtzbach sa isang duwende, whatever. Alam mo oo, yun? But for grabe me, yung bashing. But for me, no. It's really Heart Evangelista. But, you know, I'm such a fan of her. I can still remember, taga Bulacan ako. It was, I don't know, as a fanatic, bumibiyahe ako ng Bulacan to go to ABS-CBN para mapanood si Heart Evangelista sa ABS-CBN. Ganun ako ka-fan ni Heart. And the reason why I don't smile in photos is because of her. Diba si Heart, hindi mo siya nagsasmile. More on, pout-pout lang siya, naka-close. Yun talaga. Correct. Super fan ako ni Heart Evangelista. So if ever you will ask me between Heart and Pia, I'll definitely choose Heart than to Pia. I'm sorry, but I want to give up my Miss Universe crown. Wow, binigyan mo. So kung may puputungan ka ng crown sa kanila, sino? Si Heart. Si Heart 'yon, syempre. Kasi nga parang sabi ko, nagiging parang same na ng atake yung ginagawa ni ano ni Pia. She can actually do better than that, I guess, pero I don't know. And isa pa sa nakakainis doon is talagang kinuha niya yung glam team ni Heart. And I don't see her that active anymore commenting sa mga posts ni Heart. Unlike before, nung hindi pa siya nag-Milan Fashion Week or Paris Fashion Week, napaka-active niyang mag-comment sa mga posts ni Heart. But they still follow each other. May sulutan ba nangyari that I don't know? When it comes to contract or brand endorsement, you know? Kasi si Heart naman kasi living, breathing, luxurious brands even before nung bata pa siya. So you know, parang for her, it's not pretty. She was born with a golden. Yes, unlike with Pia na parang, you know, teka lang naman te. Parang gaya-gaya ka na ng reels te.
But good thing about Heart is talagang, you know, she's the queen of reels, right? So, yung mga yeah. susunod sa kanya is just a copycat. Ikaw naman. For me kasi, di ko talaga alam yung kwento behind this, ha, na parang sulutan, kasi hindi, we can only speculate. And, pero, somehow may point naman talaga. Parang may ano doon, di ba? Parang may ground na nakikita mo na parang sinulot. Pero we cannot really, you know, tell the truth. Sila lang nakakaalam nung silang dalawang, you know, between two parties. Pero sa Passion Week, hindi ko rin alam yung kalakaran kung ganun ba talaga dapat. Di ba? Yung parang eksena ka ng ganun. So, what I like about her is hindi siya natatakot sumugal. Kasi siguro, this is another calling for her na parang gusto niya itry yung ganitong industry sa Passion, which I really understand. Pero for me lang sana, di ba, for me dapat hindi sila parang mag-compete to each other, dapat nga magtulungan sila kasi pareho silang Pilipina na iniidolo ng maraming tao, hindi lang sa fashion industry, especially sa fashion, kasi madaming umaidol sa kanila. Ayaw naman natin, di ba, may representative nga tayo dun sa Milan Fashion, pero ang pangit naman ng mga, di ba, mga fans nila nag-aaway, so hindi rin maganda. So kumbaga parang na-hype sila in a bad way. Mas gusto ko sana kung di ba papasok sila sa new venture, sana magko-collab sila in a good way na parang mas lumakas yung Philippines, umingay tayo in a good way, not in a, you know, ang pangit kasi na parang sumisikat sila both sa in a negative way. So, pero in my opinion lang naman to. Pero I'm so happy for her that of both of them kasi may sarili silang career and tinatry nila, di ba, i-represent yung Pilipinas na. Sana lang siguro, syempre, ang hirap kasi sabihin na, madaling magsalita na sabihin na magkaisa kayo, pero mahirap talaga siya. Pero sana dapat ganun kasi yung nangyayari. Kasi parang to inspire other people. Yeah. And I think the only time na yung mga pageant fans, I think the only time na yung mga fans nila para tumigil sa mga speculation or kung anong hanash is, you know, mag-post lang silang dalawa ng photo together kasi nakakasalubong. May mga events sa Milan Fashion Week na pareha silang nandun pero walang photos na makalat na they're together. So siguro kung merong photo together just to show to the people na okay sila, 'di ba? Ako naman, the reason why I hated these two people, the makeup artist and then the hairstylist, is because nagsalita sila against Heart. They speak up. You know, they speak up about their truth. So parang for me, Heart, I mean, ginawa kayo ni Heart kung nasan kayo, kung saan kayo kung saan man kayo nandito ngayon sa punto ng karera nyo, Heart put you on, I mean, to that pedestal. Tapos parang mga ungrateful people kayo, especially that Jekka na pangit, alam mo yon, na attitude. Alam mo kasi minsan yung pagpapaveneers, binabagi rin sa itsura ng muka. Alam mo yung hindi ka naman maputi, yung veneers mo kasing puti ng iPhone. Alam mo yung mga ganun? Wala lang. Nainis lang ako because masyado silang defensive. I mean, if Heart is actually not saying anything bad about them or not mentioning them, mentioned, they defended themselves. Okay lang naman i-defend mo yung sarili mo. Correct. Pero sana, bago ka magsalita, isipin mo muna kung gaano kadami yung natulong sa'yo ng tao. Kung mga normal people lang kayo, dati yung Jekka na yan, naka-t-shirt lang yun na nag-makeup kay Heart. Kasi I'm such a fan of Heart. So talagang alam, kilala ko yung Jekka na yan na naka-t-shirt lang, na mukhang gusgusin lang na nagpa-plan siya ng buhok niya. Pero look at him now, di ba? Big star na siya sa when it comes to, you know, hairstyling or as a hairstylist. Ganun na kalayo yung narating niya. And even this Justin Soriano na talaga namang ang dami na rin napuntahan at masyado na rin naging famous sa mga makeup artists. Ang pangit. Mm-hmm. So parang tingin mo, ungrateful sila. Ungrateful, yes. Ako, I had this, not really war, but fiasco na lang, or misunderstanding with my best friend, na maraming natulong din sa akin, not monetarily, but a friend who will always be there for you. Nagkaroon kami ng away. Reason kung ba't natanggal ako sa trabaho, pero never akong nagsalita against him in public. So, alam mo yon, napaka-ungrateful lang nung dalawang tao na to. And siguro may mga fans sila na nanonood sa atin ngayon. I'm sorry, but this is just my honest opinion about these two people and put your words back. Okay, next. Sorry, Miss G, kahit i-block mo ako,
Ano? Okay. Sorry, Miss G, kahit parang... i-block mo ako, nagparito okay ka ba? Nanluloko ka na. Si Sherwin, napaka-bolero talaga nito. Sorry. Wala akong masabi sa pagka-bolero. Hi, Miss G and Matt. Who's Matt? Matt. Ah, hindi po kasi Matt. Si Ace ako. Baka ano, yan. Ayan. Totoo ba sasali sa male pageant si Armani Hector? Well, if sasali naman siya sa pageantry, kilala na rin siya. Hindi ko siya kilala. Isa siya sa mga ano, isa siya sa mga nag-trending sa Showtime na show about X something. And then may after that exposure, he's actually a Viva Max actor. May kumalat siyang sex video. Oh, wag na siya sumali. May kumalat siyang sex video. Okay. Yung first video na napanood ko is super payat niya pa. Hindi pa ganun kalaki yung katawan niya. And sabi ko parang hindi naman siya ganun kadax. Tapos yung second video, yung bulk na yung katawan niya and all. Oh my gosh, super dax. Guwapo. O di pag pipiyatan siya, mananalo siya. Sorry. Iba kasi yung kilig. Iba yung kilig kapag nakakita ka ng parang sex video and you knew that this guy is a straight. It's a straight guy. He's straight. Okay. Super straight. Okay. Like, he's okay. So addicted to sex daw. Doon sa napanood kong TikTok video niya. Pacheck nga. Dali nga. Naku-curious to rin. Armani Hector. Cute guy. Na yung ilong lang yung pangit kasi medyo mataba yung dito. But grabe. He's really cute. And choosy ka pa ba sa ganyang itsura? Armani Hector. Instant sige, fame. Instant fame siya. Talaga ba? Sige lang, habang chine-check ko, Miss G. Okay, ito nga siya. O, oh, diba? Armani Hector. I know, right? Okay. Sige lang. And pero hindi ko siya... Dax. Alam mo yung dax, not because of the length, but it's the girth. Okay. He's also vain. Girth. Okay. Malinis naman siya. Okay. Kasi diba mga ganyang kagwapo, mga ganyang kaganda yung katawan, sometimes parang I have this perception na baka hindi to straight. Correct. Kasi sobrang vain. Nung nalaman ko na super urbog pala ni Kuya sa mga bilat. So, oh my gosh. So naparood ko, natuwa naman ako. Ayan, oy, pa-follow na nila yan. Ako hindi ko pinalo. Ako din. What do you say about dun sa interview ni Gloria Diaz about sa comments niya sa inclusion in Miss Universe? Matagal naman ang ano to ni Gloria Diaz. Sa talagang she's ganun not... lagi yung stand niya, di ba? Oo, she's same... not into this. And okay lang. I mean, hello, she's Miss Universe. 19 what? 64? Or 69? Tama ba? 69. 1969, tapos 1973 or 74 ata si Margie Moran. Correct. So yun. Okay naman kami doon, agree kami doon. As hindi lagi na naman siya stand on her ground eh. Yeah. Go. Correct. Hindi na ako maasa pa na mananalo tayo sa MU kahit gaano kalakas at crowd's favorite pambato natin kung isang kumpas lang ng kamay ni Halu. Exactly. Right. Just like what happened in El Salvador. Sa totoo lang, yung mga Miss Pag, yung mga MJI prototype, ang gaganda, sexy, at mga performers. Ganda nito. Speaking correct. Of inclusivity, hello, inclusivity, gaya ng Miss Bulacan, Miss Quezon City, and Miss Iloilo, sa tingin nyo po ba dahil kulay nila ay different po sila at di tanggap ng mga talk? Yeah, alam mo, we cannot please everyone. And sabi ko nga, beauty is very subjective. True. Kailangan natin lawakan yung pag-iisip natin na if this girl is black, pero if this girl has that full potential and has that caliber to be the next Miss Universe Philippines, let's accept the fact that we should crown this girl or this lady. But what's happening right now is that, you know, pag maitim ka, pag hindi ka perfect skin, chances mo in winning the title is mababa. Compared sa mga mestiza at mas maganda pa sa'yo. Kahit medyo angat na angat ka talaga when it comes to Q&A, still, they will prefer and they will still choose who's the most beautiful girl during that night. Ikaw, your fast comment about it.
I think, di ba, it's about time na to break this stigma na parang meron tayong impression na, no, ano na siya, salinlahi na kasi to Miss G na parang laging pag-black, hindi tayo nagagandahan. I think we have to break that, you know, mentality na parang lagi natin pinopromote inclusivity, pero pag nakita tayo ng black na representative, hindi natin nagugustuhan. But again, exactly. We have our own beauty standards kasi, especially, yun nga, dapat binibreak talagang ganitong stigma kasi ang pangit eh, ang pangit tignan, lalo na pag dinala sa international. Alam naman natin, di ba, may, pag Pilipinas talaga, kilala tayo na parang, ano impression nga, di ba, nagpapapute, ganyan, kasi ayaw natin maingitin. Mm-hmm. I mean, maingitin pa rin. So, we have to break that stigma. So, I think, ako, I'm, pag summer, nagpapatan ako. Pero kasi, it depends kasi sa tao, Miss G. For me, baka kasi ayaw talaga nilang na maitim sila. Pero again, I wanna give, you know, kudos to these girls na parang, you know, they're embracing their color, especially their roots. Kasi, di ba, ang Pilipino naman, hindi nang naman to kayo manggi. May mga talaga tayong roots na talaga na maitim. So, I think it's about time. And then, meron tayong mga taga-Mindoro, ano bang tawag sa kanila? Mangyan? Sorry, ano bang tawag sa kanila? Igorot. Mm-hmm. Igorot ba or Mangyan? Something, sorry, paano correct na lang. Igorot yata is from Baguio. And then, yun nga, Mindoro is, yun nga, no, di ba, may mga roots na tayo. So, I think it's about time na. And I think these three ladies are beautiful in their own way. For me, yeah, iba-iba. Like, si Iloilo, may masculinity side siya. Very powerful. Si Bulacan naman, Barbie yung face talaga. Si Quezon City naman, na parang nagbi-Venus Rato na statuesque, di ba? Yeah. So, I think in they are beautiful in their unique way. So, yun na. Miss UK is beautiful and Australia, pero lagi sinasabi na mukhang transgender si Australia, pero parang hindi naman. And I think it doesn't matter because trans are beautiful. Actually, kasi tawag dito si Miss UK, there's I'm not sure, maybe it's just her outfit during the presentation. Parang ang tingin ko sa kanya is malaki yung ulo, maliit yung katawan. Okay. I think it's because of the dress, Miss G. Because of the dress. Pero Australia, yeah, for me, isa sa mga napakamagandang performance nung ano. Yeah. Nung presentation. Oh, yun nga, pumasok siya sa top ko. Pero yun nga, Miss G, I think I'm gonna, kasi dahil nagiging, it's because of the styling, di ba? Nagiging, like yung pinakita mo kanina, Miss G, na swimsuit niya, parang hindi ko nagustuhan because of the styling of the hair and the pose. Parang hindi siya akma. So, yun lang. I think it's because of her. Pero nakakagulat sa kanya is, she's a pageant veteran. Diba? Siguro yun lang. May ganun talaga eh. Kahit kaya veteran, nga, diba, may weaknesses din parin. Yeah. Kaya nga, diba, dapat talagang gumastos ka in joining pageantry, you have to have a glam team. So, ikaw ang isipin mo na lang is matulog para pagising mo fresh ka, wala kang eye bags. Kasi hindi ka na mag-isip ng outfit mo. Not just the glam team, pati yung social media strategies mo dapat. So, kung talagang mayaman ka, may pera ka, talagang iba talagang iyaano ng social media sa iyo. Pero look at Rabia, okay, Mateo, 'di ba? Nanalo naman siya kahit wala naman siyang glam team, wala siyang team. Behind her, right? What okay would be a perfect candidate for you guys? Ikaw mauna. Perfect candidate, of course, for me total package pa rin. Of course, nandiyan yung beauty, stage presence, communication skills. Pero i-consider ko dahil sa Mexico, siguro average lang when it comes to comm skills. Of course, the styling is very important. Lalo na kailangan ka mag-stand out dahil doon. Dahil makakalaban mo mga glamazona. So, hindi pwedeng normal ka glamazona lang. Diba? Hindi pwedeng normal lang yung beauty mo. Dapat pag dinala ka sa international stage, sa mga Latin na, nag-stand out ka for me. So, I think, kasi for me, hindi na nagmamatter yung advocacy. It doesn't matter. Di ba parang palamuti award na lang to. Kahit pa mag number one siya sa advocacy, pakialam nung organization, di naman nila gagamitin yung advocacy niya. So, it's useless for me. So, ayun, I'm gonna stick ka na pa rin sa total package. Yan. Ako, simple lang. Close to perfection. Perfect example, Catriona Gray. May nakikita ka bang Catriona Gray sa MUPH? Wala. Wala. Ayan. At isa ang tinakda, maybe she not the best speaker in her batch, but I believe she the most charismatic and prepared as MUPH 24. Guys, again and again, this pageant is meant for Atisa Manalo. That's just my personal take on this. Parang feel ko, siya na talaga tinakda for this edition of Miss Universe Philippines. And if ever manalo siya, beauty, yes, pasarela, we've seen
a snippet of it during the presentation. Packaging, styling, pasok naman sa banga so far. Q&A, sabi nga ni Ace kanina, hindi na siya mag-expect ng ganong kataas na standard when it comes to Q&A. Because as we all know, hindi naman natin sinasabi na opportunity ni Atisa ang Q&A, pero ang masasabi natin is, based sa last stint niya in Binibining Pilipinas, it's not that concrete yung sagutan or medyo lack of depth substance pa yung ano niya noon. Yeah. Oo, correct. So yun. Anything you wanna add dito sa sabi ni Dennis? No, yun na rin yun sa akin, Miss G. Okay naman ako doon kay Atisa. Yun nga lang kasi, for me siguro, ano lang, paghirapan niya. Paghirapan niya talaga. Kasi walang madali. Pag-usapan na nga natin to si Atisa tsaka si ano, since na kay Atisa dahil na nabanggit tayo. Na ayan, Dansky. Kasi kanina walang ano, di ba? Kasi kanina walang nagbabanggit ng Atisa. So, mag-Atisa tayo dito. Paano pala pag 3 hours, hindi pa na pa siya nababanggit? Hindi, nakastay tayo ng matagal. Truth. Ayan. Ayan. Ay, bago yung logo. Bago ba yan? Oo, bago. Eh, kasi nawala yung nakasave na slideshow. So, eto na lang. Miss Universe Philippines. O, diba? Ayan. So, pag-usapan na natin, mabilisan na po to para naman alam nyo yon. Alam kong excited na rin kayo. Nasa na yung slideshow natin? Mag-slide siya. Ayan, guys. So, we're gonna talk about Atisa versus Christy. Christy Manalo. Charing. Atisa. Yeah. Parang naghahang yung ano ko. Ewan ko kung bakit. Yeah. Ayan. Ayan na. San ba kayo tataya? Sa pula, sa puti. Oh my God. Hoy, ang ganda-ganda ng shot na to ha. Ito pala yung second option for headshot. Sana ito na lang pinush nila, yung kay Atisa. Ganda. I agree. Iba yung ano niya dyan. But, ewan ko, iba yung aura niya dyan. Ganda. Go ahead. Ingay. Ayan, pag-usapan na natin si Atisa versus Christy. McGarry. Si, eto si Christy McGarry. Ano no? Kailangan natin lumunok kasi labanan talaga to ng ano, oh my God. Ewan ko, it depends pa rin sa beauty ko anong gusto mo dito. Go ahead. Pero ako talaga, masasabi ko dito is, kung pag-uusapan natin yung talagang warrior. Talagang pag sinabak mo sa Mexico, alam mo na talagang polished from head to toe. It's Christy. Yung talagang may kipagsabayan sa mga Latina, kung sa pasiksihan, aura, si Christy yun. Okay. Like, I have this feeling na pag siya yung nanalo ng Miss Universe Philippines, 100% prepared talaga to. Malakas yung laban. I mean, admit it or not, physical aspects pa lang, she can definitely manage herself in the competition. And feel ko magiging showstopper din to. Si Christy. Hindi ako yung kakabahan. Paano kaya yung pasarel nito? Paano kaya yung ano nito? Com skills nito sa closed door? Something like that. I love Christy. Feel ko, pag siya yung pinadala, wala akong intindihin pa when it comes to, you know, her styling, when it comes to everything. Kapag si Atisa naman yung pinadala, face card lang, not lang, face card yung ipanglalaban nito. And then, syempre, I'm still, you know, waiting to see more of Atisa Manalo. Kasi ang tagal rin niya nagpahinga in the pageant world. And parang feel ko, the more na mas mature yung tao, the more na mas makapag-offer pa, siya. Not just about herself, but also her experiences. With Atisa Manalo naman, I wanna just be honest na parang feel ko siya naman yung mananalo ng Miss Universe Philippines. If hindi siya, I'll go with Christy and Alexi Brooks. So pag si Atisa Manalo naman ang nanalo ng Miss Universe Philippines, the charm, the pageant fan base,
And then feel ko naman, you know, yung experience na meron siya, na nag-gain niya in competing internationally, landed first runner-up in Miss International, feel ko that will also be, you know, a big help sa kanya all throughout her experience in Mexico. Ayun na naman masasabi ko, either the two of them, kung sino man mananalo, okay na okay sa akin, and I will support them 100%. But if you will ask me between the two, Atisa versus Christy, you know that I'll go for Atisa manalo. Wow. Okay. Oh, Atisa ka na. Okay. Atisa ka dito. Okay, Miss G. For me, siguro unahin ko sa kanila sa beauty. Kasi magandang labanan ng beauty nila. Very, yung isa, Miss Tisa, yung isa naman Morena. So, Morena. For me, so iba talaga, depende sa inyo kung anong prepared yung beauty. But for me, when it comes to beauty, i-distinguish ko muna. Of course, Atisa, very sweet, angelic yung face. Unlike kay Christy naman, very classy and expensive. And meron pa rin sila at this point na may poses sila na mga photos na medyo awkward yung poses. Pero I think something to for them to improve lang naman yon. And the stylings, marami pa silang kayang i-offer when it comes to beauty. Eh. And yun nga, when it comes to physique nila, yung katawan, I think si Atisa, hindi ko pa makita yung parang improvement niya when it comes sa mga, you know, nakita ko yung photoshoot niya kanina since ng bikini. Hindi sa akin mabenta. Yun nga, unlike kay Christy McGarry, na parang nakita ko yung photoshoot niya dun sa nasa beach ba sa noon, na sobrang ganda ng, you know, in motion, and then mas maganda pa in photo. Kumbaga, nagta-translate yung emotion niya into photo, which is good for her. So when it comes to this physical sa beauty nila, I think I'm gonna go with Christy. Kasi parang for me, mas marami pa siyang kayang i-offer, and mas handa siya when it comes to physical aspects. And when it comes to stage presence, I think nakita naman natin yung sa press presentation nila, si Atisa is iba yung atake niya. Talagang, nag-iba yung energy niya, yung aura niya. Di ba sinasabi natin Miss International, pero doon nakita ko universe yung aura niya. Talagang iba yung atake niya, very powerful. Unlike naman kay Christy, hindi ko alam kung siguro na-overwhelm lang ako, underwhelming performance niya doon. Pero nakikita ko sa mata niya na parang hindi naman siya bothered sa ginawa niya, which is okay lang naman for her. So I think, confident talaga siya kung anong maging resulta ng pasarela niya. Hindi siya bad. Kumbaga, unbothered siya. For me, si Atisa, when it comes to stage presence, she's really playful na. Unlike kay Christy na parang may flair. Kumbaga, parang meron siyang, yung talent niya kasi sa pag, talent yung showcase ni Christy. Unlike si Atisa, technique yung pinapakita. So, si Atisa, when it comes to stage presence, captivating siya. Unlike kay Christy na parang statuesque lang. And then, when it comes to stage presence, I'm gonna go with Atisa manalo. Kasi mas parang Miss Universe yung galawan niya. Sa comm skills, ito yung mahirap eh. Atisa is a good speaker. Si Christy naman, she's eloquent. And she has this speech prowess na parang pag nagsalita siya, mapapalingon ka talaga. Parang, Atisa, I like her improvement, si Atisa, na parang when she speaks now, may maturity na, may substance. I mean, may maturity, kumbaga, nag-grow na siya as a woman. Unlike si Christy naman, she speaks talaga ng with confident, with full of conviction, and, you know, may depth, may substance. Because of her experience, magkaiba kasi sila ng age eh, and iba na lang yung na-experience nila sa buhay at this point. But definitely sa comm skills, I will definitely choose Christy. But then again, it's in Mexico. Comm skill is just for me, average dapat. So I think lamang pa rin dito when it comes to Atisa. Pero yun nga, when it comes naman sa materials, yung makinarya, I think ang magdadala ni Atisa is yung surprise, yung experimental ng team niya. She has a good team, great team behind her. Unlike si Christy naman, ang pwede niyang dalhin is parang fashion forward. Yan, si Christy kasi when it comes to clothes, she's very dependable. Dependable meaning always good yung pinapakita niya. Parang hindi mo siya makikitaan ng flaws when it comes to, you know, outfits. Lagi magaganda, fashion forward. Uh-huh. And kasi dahil siguro yung makinari niya,
She's surrounded by big names, designers, na parang dadamitan siya, willing tumulong sa kanya. So, yun yung advantage nila. But for me, this at this point, I'm gonna give it to Christy pa rin, Miss G. I'm gonna go of with Christy. Of course, manok mo siya. Kasi, kasi ewan ko, iba yung feeling ko kasi. Parang feeling ko kasi pag dinala si Atisa sa Mexico or sa, yan nga, sa mga Latin, ano, parang feeling ko magbe-blend lang siya. Although, it's depends on her styling, but for me, iba kasi yung tindig sa akin ni Christy. So I think I'm gonna go with Christy because of the, you know, the height, the physique. When you look at her, when she stands, and from the moment she opens her mouth, talaga mapapalingon ka. So I think pag hinilera siya sa mga Latina, yes, mukha siyang Latina, pero depende pa rin sa styling niya. Kasi ang aga pa naman, hindi pa naman natin nakikita yung full blast nila when it comes to styling, yung mga bala nila, yung preparation nila, wala pa to eh. Hindi pa natin nakikita kasi hindi pa nag-i-start yung competition, especially the challenges. But in at this early, I think I'm gonna go with Christy. So yun lang. Kasi with in Christy, parang masyado tayong ano eh, parang very commanding nga yung ano niya, yung persona niya. Parang boss alike na siya eh. Alam mo yun, parang si Christy kasi she knows what she's doing. Mm-mm. Si Atisa is yun nga. I'm not saying that she doesn't know what she's doing, but I think it comes with maturity na rin. Yeah. Mm-hmm. Not just that, it also comes with that determination. Ang pangit lang kasi sabay sila nag-compete. Pero if ever man na this year, let's say si Christy, next year si Atisa, alam natin na malakas ang laban ni Christy this time. Kung hindi sumali si Atisa. Parang, you know, yung past is there for her. But this time, it's everybody's ball game. So, alam kung sino ang mapupusuan ng mga judges during that time or during that night. Mm-hmm. Ayun. Natuwa ako kay Sherwin. Di maganda yung new MUPH Kananga. Ito ba si ano? Ako nagandahan ako, pero kasi iba kasi yung beauty ni ano, 'di ba? Ni Natasha. Kasi may halo siya. Pero for me ang ganda, may Pilipina naman siya na ano, ganda. Nagagandahan din naman. Okay. Kung walang pagbabago ng MU, maging Mess U or Miss U instead of Messy U. Opinion lang po, Miss Jen Ace. Ano pong sasabi niyo if ever magbalik tiwala ng mga fanatics? Hindi naman babalik ang tiwala ng mga pageant fans unless wala si JKL. Or manalo si Atisa Manalo. Or kung sino mang Philippine representative ang ipapadala natin. Para nag-outshine si Christy, dati nakita ko last two standing Christy Atisa, pero nung nag-press presentation and headshot for me, it's Alexa and Atisa will be my top two. Totoo naman yung sinabi ni Jung, either Atisa or McGarry yung next MUPH 2024. Excited yung MUP 24 tapos pag MU 24 na nakawala ng gana, alam na natin kung sinong mananalo. Miss Jen Ace, who's the best era? Actually, this is really IMG for me. Yeah, I think sa mga pagdating sa ano talaga, mga ganap, advocacies, I think IMG. Tarang mas may ano sila. Mas may credibility. Especially yung ano, yung ginawa nila yung mga top, yung mga ano, yung you have ano ba yun 20 seconds or 30 seconds to yung parang top, parang pag napunta ka ng top 20 opening para speech sa top 10. O yun, opening speech. Gusto ko yun. Ayan, she's a loser. Well said, Miss G. Agree ako dyan. Hello to Donnie Barrios Mason. Thank you so much for watching. Para po sa inyong dalawa, Miss G.A.'s, di ba ngayon sa MU page, first time may bad blood dahil ang daming deserve manalo. Ang kaso, isa lang ang crown. Ang pinag-aagawan, sino ang best of the best ang X-Factor sa inyo? X-Factor lang, ha? Okay. I think Alexi Brooks. For me, X-Factor. And I'll go for Christy. Yeah. Ayun. Pasok sa semi, talent si Gwen. Tinilaban pa rin talaga ni Sherwin si Gwen. Ano? Ilaban mo lang yan, Sherwin. Support naman tayo kay Gwen. Yun lang. Eureka Galamay. Hello, Ace and Miss G. Watching from Paris. Keep safe always. Laban Pinas. Ace, why not never collab with Uncle Sam?
We're fine naman. It's just, you know, hinayaan ako ni Mama Sam dito and wala naman siyang invite. So, pag na-invite, of course, yan. Mm-hmm. Pero abangan nyo. Bumangwani mo. Ayan. Lagi na lang bio, Jessic, masakit ulo po si Iloilo. If ganyan siya lagi, walang pag-asa siya. Sa tingin niyo po ba ang MUPH org magtitipid di mag-invite ng famous performers at mga queens gaya ng consecutive years? Bonggacious ang stage at lighting? Pwedeng magsabayan sa international? Let's wait and see. Matagal pa naman ang pageant. It's like more than what? 3 months correct time? Oo, tagal pa. Almost, correct, yeah. So, mag-intay tayo. Marami pang pwede mong what yan. What can you suggest para umayos ang JKN era? Kahit mag-sorry pa, I think kahit anong gawin nila, mahirap na ibalik kasi may lamat na because of, not just the leaked video, yung hindi palang pagpasok ni Chilese sa top 20 in 2022, doon na talagang parang nasira na yung credibility ng JKN. I think this time kailangan i-show na ang score sa live stream para alam natin may judging pa din. I think imposible to. Mm-mm. Hindi ko alam yung intro ni Samantha Bernardo. Hindi ko alam. Ikaw yan, Miss G. Gaya mo yan. Samantha Bernardo? I forgot. Ang no, the balikat. Di ba, sikat siya dun sa balikat niya. Parang, uh-oh, ayan, ganyan. Uh-oh. Ganon. Walang hiya ka, Derek. Piniplaytime mo na naman ako. What if manalo ang Philippines this time sa MU? Kahit alam natin imposible dahil si JKN pa din may-ari. Ako, if manalo ang Philippines, we deserve it. Correct. Mm-mm. Yun lang naman. Not just because tutuwa tayo. Dinaya tayo. Oh, not just because dinaya tayo. Because we know for a fact na if Atiso or Chris yung ipadala natin, they are Miss Universe caliber to begin with. So, yeah, we deserve it. Ang swerte nila. Oo. May kutuba diba ko na ipapanalo nila sa Miss US part ng inclusion para matakpan. Matagal na natin agam-agam yan. Hello to G. Lesano. Good evening, Miss Renice. Watching from, oh my gosh, Noris Agaray, Bulacan. Malapit ka, G. Malapit kayo dyan, Miss G. Nadadaanan hello, namin G to pag umuwi kami ng San Ildefonso, Bulacan. Oh. Nadaan kami sa Noris Agaray. At I'm not sure if tama to, no? Correct me if I'm wrong, G. Lesano. Ang sinasabi nila before, sa Noris Agaray, Bulacan, tapunan daw ng mga addict, yung mga pinapatay. Yung mga nilalagay sa drum. Diyan daw tinatapon. I don't know. Chismis lang nung bata ako naririnig ko. Ayan si Alexi, Alexi is an exciting candidate but I don't like this swimsuit photo of her. Parang nakita ko na itong post expression sa kanya. Totoo. Sa headshot niya. She looks better in motion. At isa Stacy and Laguna for me. Sakit isipin sumali lang tayo sa MU para lang wala lang exposure ni Philippines. Sa local pageant, Manila ang pinakamalaking prizes so far. Gaya ni Gabrielle Lansner na crown ng 1 million prize si Chris Hansen House and Lot Car. Sana ganun din yung iba. Sabi ni Mama Sam, nasa JKN era daw si dark era ng Miss Universe. Say niyo po. I cannot say dark era ng Miss Universe because as of this now, or as of this time, napaka-relevant pa rin naman ng Miss Universe. Correct. Ikaw, Ace. Kasi ang dark era, mapapansin mo, pag dark era nagsimula, yung hindi na talaga tayo pinapansin, hindi tayo pumapasok ng semi, yung parang kahit anong gawin ng Philippines, wala. Hindi siya pinapansin. Pero kay MMD nga lang, ang dami niyang awards eh. Hindi, I don't consider na dark era yun kasi pinapansin at pinapansin tayo. And niluluto nga tayo, di ba? Hindi nga tayo pinapasok ng top 5 eh. So it means nagmamatter pa rin tayo and natatakot sila. Threatened pa rin sila sa Philippines. So I don't think it's dark. Sa ganitong stand ng JKN era, I wouldn't mind kung bibilin ulit ni Trump ang MU kahit alam natin lahat kung anong klaseng tao si Trump. Kasi during that time, kahit sabihin, hindi pa uso yung mga allegations na ganito, na parang siguro kasi nasanay tayo na during Trump era, talagang kung sinong pinakamaganda, magaganda, mga sexy, yung talagang pumapasok sa top 20 eh, no? So parang nagkaroon tayo ng perception na it's all about really beauty and beautiful body physique. Yeah. Diba? Na parang pag pinadala natin hindi ganun kaganda, alam natin hindi tayo magpi-place. Correct. May say ba si Mr. Rocha sa future winners ng MU? After all what happened, yes. Correct. Meron yan. Yes. Alam nila yan.
Who True. Knows, Mexico na yung ano, next Miss Universe. Hindi na tayo magugulat. Yeah. Mula talaga... Ano daw? Mula talaga mukha ni Akla yung... Ah, mula talaga! Nang makuha ni JKN yung MU board, burado na ang Philippines sa MU map. Legit ba na daming fake reactors, Alexi? Parang hindi naman siguro. Paano fake reactors? Ah, yung mga... Ah, because of ano nga, Alexi is getting ano, most numbers of ano likes and reaction sa Instagram or sa photo. I don't think so naman. Kasi alam naman natin mga taga-Iloilo, grabe din sa support ng mga candidates. So parang mga taga-Cebu. True. Ayan, ang laki kasi, di ba? Lalo na pag Bisaya ka. Usually, Bacolod, Bisaya, Cebu, ito yung nagsusuportahan ng sa isa't isa. So, hindi, I don't think it's fake. Yeah. Marami talaga sila. Supportive. Question number 3. Sino naman ang candidate natin ever luhaan pag-uwi niya? Ha? Sino naman ang candidate natin ever luhaan pag-uwi niya sa bahay? Lagi siya may dala na crown since nag-compete siya nanalo. At anong forma niya lang? Ang kit kita mga tanong ni Alawi, no? Undefeated ba ito? ano nang tanong niya? No? Parang... Wala na naman sa mga candidates ngayon ang laging may dalang corona. Because si Atisa... Hindi ba siya nanalo binibining Pilipinas Universe? Same thing with Christy McGarry. Same thing with Stacey Gabriel. Right? Hindi ba sila laging nananalo ng corona? Kaya nga sila mag-jo-join, mag-compete ulit sa national pageant because of that. Oo. Siguro ang lagi kasi tinitignan ni Alawi is dapat top crown. Pero again, crown lang naman yun eh. And depende pa rin yun sa judges. And iba pa rin kasi for me, the crown, di ba, yun nga yung result ng hard work ng kandidata. Kahit ano pang crown niya, at least may corona siya, pero yung babae pa rin nagdadala sa crown eh, di ba? Na parang siya yung nagre-representa ng crown, kung anong bagay na crown sa kanya. And iba, dapat tinitingnan mo doon, Alawi, hindi siguro kung anong nabigay ng crown sa kanya. Dapat kung ano yung nabigay ng babae or ng woman sa crown, paano niya binigyan ng kulay, paano niya hinighlight sa international yung, you know, yung mga gawa niya during reign niya. So for me, crown is just parang award lang. Pero hindi yan magsasabi anong klaseng babae ka. So ayun, pero yeah, yun lang masabi. After naman pinagsabi ni Aklang Ann sa meeting, meron pa kayang ganang sumali ng mga trans mudra? Well, sasali sila kung bet nila. Pero if I were them, no na. Third time ko na mas nauna pa ako sa crush ko ng bayan. Este pala sa subscriber. Sana maganda this time yung production ng MUPH. Dun sa presentation, the host, the camera angle, and not HD. Wrong song choices. Sobrang dilim. This amazing candidates deserve wow production. I think lahat naman tayo mag-a-agree no, sa mga sinabi mo. Maybe let's just wait and see sa mismo actual pageant kasi it's just like the press presentation lang naman palang naman nila. Marami ng mga pageant fans ang nagde-demand ng magandang stage. Maybe because na-influence sila ng ibang mga malalaking vlogger. You get me? Yeah. So, merong isang pageant vlogger na very demanding when it comes to stage production, when it comes to everything. Yung mga pageant fans is naapektuhan na rin sila. Na-influence sila ng dapat, oo nga, dapat ganito, maging ganito, ganyan. But ako naman, I'm not trying to be good person in here, pero let's stop complaining muna. Let's focus on the most important event of the competition, which is the finale. So if sa finale, hindi pa rin siya ganun kaganda, then doon tayo mag-complain. Because that's the major. Correct. Yusra. And I think siguro
Correct. Diba, Miss G, tinatanong naman to una pa lang eh. Nasa press presentation, diba tinatanong what to expect from them. Sinasabi yun, sinabi ng ano ba, communications director ba siya, si Walter? Sinabi naman niya, hindi specifically na parang there's more to expect. So, yun yung panghawakan natin na parang, diba, no, so pag hindi nila nangyari yon, saka tayo magsalita. Huwag muna ngayon kasi hayaan natin silang, you know, gawin yung trabaho nila to prepare. That's right. Kahit di tayo nagka-corona sa Trump era, alam natin, fair and square ang laban kay Aklang-an, pero era, puro dayaan. There are two ways of frontrunner. One is newbie. Kung i-hype nyo ng social media or dami niya pinakita, automatic po siya frontrunner. Second, crossover, repeater, or veterana, masasabi agad frontrunner. What can you say about sa post ni Ms. Nepal about sa leaked video? Natawa ko dito. At least alam niya. Alam niya na the reason why she was there is not because of her capability, but because of inclusivity. Epa lang siya. Epa lang. Oo. I think Paula Sugar is laughing after watching the Miss Universe leak video. Good evening, Jen Ace. Ayan, nakaabot sa live niyo. Swimsuit photos for MUPH 2024 is out. Atisa nailed it. Isama mo na si VVV and Australia. Even Talig is on fire. Pasok sa lahat ng challenges ng Miss World 23 si Gwen. Good for her. Nawawala ka. I'm so sorry. Mas excited ako sa MUPH kasi sa MU. Kaya less expectation, less disappointment na lang talaga because we know what is going to happen because of JKN. Speaking of newbie to become Dark Horse, pabebe, in the first place, at di pinapansin ang galawan niya, pero ito pala, nagpapagulat sa lahat dahil total package siya at sikat sa social media, kaya Dark Horse. Heart or Pia, for me, no one can beat Heart when it comes to fashion and aura. She's the original. Pia is good, but trying hard. May iba lang po, have you watched the, I know, I'm not a fan of Avatar Airbender. No din. Medyo nasa Marvel DC kasi. You know. Ayan. You know. May nakita po ako sa pageant updates na mag-represent sa CJ o Piyasa. Alam mo, ang tagal na nitong tinatanong sa atin sa live stream. Yung pagsali ni CJ o Piyasa sa or being ma-appoint daw siya as Miss Grand Philippines, let's wait and see. Wala kaming I may ano, is. Ako, meron akong nasagap dyan. When it comes to MGI, hindi daw siya. Pero sa isa, Cosmo, binigay sa kanya, pero she's still deciding. So, ayun. Nasa sa kanya. Ayan. Ayan. Kasi naman, nakapagod rin namang mag-pageant ace, diba? Saka kung hindi naman talaga yun yung gusto mong, diba, dun ka lumaban. So, let them, ano na lang guys, decide na lang kung... Kahit kasi sabihin natin, dito siya bagay, dun siya bagay, pero hindi niya naman gusto. Ano magagawa natin, diba? Hindi naman siya pwedeng lumaban na dahil lang para sa fans. Para sa sarili niya din, syempre. Feeling ko hindi pa nahanap ni Pia personal style niya. Mas bagay sa kanya, Emrata peg. Yung heart peg niya makes her look short. Hope she gets a new stylist. Pero masaya na marami sila doon. Pansin ko lang may mga frontrunner na natatabunan at may mga di dati napapansin ngayon ay umaariba at umaangat na sa frontrunners. Miss G. Ace, as of this moment, sino ang last two standing yung overall? Ay, ang dalawa. Ako din, silang dalawa din eh. Yeah. Yeah. Are you talking about Miss World? Miss G, hindi kami nag-usap. Kanina pinag-usapan namin yung Miss World. But kanina, if you're asking if i-discuss namin ang Miss World, sa channel ko, no. Wala namang pag-uusap. Miss G, may heart evangelista 2.0. Naku, napaka-bolero talaga ni Jacole. Ano? Pero super fan talaga ako ni Heart. I remember one time, there was a basher na inattack siya sa social, sa Instagram about her miscarriage. And then isa ako sa mga nag-comment doon at pinagtanggol ko si Heart. And then nag-DM sa akin si Heart. Talaga? Siyempre, hindi mo na ako gagawa ng issue, di ba? Since I have my phone with me. I go ahead. Ayan. Siyempre, as a fan, ikaw yung lagi may kipag-usap. Ikaw yung maraming palak. Nakikita niyo ba? No, masyadong maliit. Ayan. Ah, okay. Tanggalin natin yung share screen.
Sige, para ano? Para ma-screenshot namin. Screenshot. Ayan. 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 Anong sabi? Hindi ko pa Ayan o, rin makita yun. verified account naman siya ni Heart. Ayan, guys. Sabi niya, "I Insta-proof. appreciate you defending me. God bless, dear." Oh. It was November 14, 2017. So we had Wow. like, a conversation. Siyempre ako lagi maraming sinasabi bilang Oo. fan. O, diba? Ayan. Ang sabi ko lang dito, OMG, I'm totally speechless despite me having problems sa pasemo ko, idol ko. We as your Wow. fans believe in you and you are an inspiration to us. Sabi ko, God bless din po. Sabi niya, it leaves me speechless that you would say such beautiful things about me even you haven't met me. Wala lang, kinikilig na niya ako. Ayan. Ayan. Masaya na ako dyan, Naging fan ako ni Heart nung love team nila ni John Prats. Iba na ano pa nila. Jimmick. Yeah, Channel 2 pa yun. Oh, Channel 2 lang yan. Oo. So, ayun, Sila ni super Alan fan Dan. na fan talaga ako. And even watching her YouTube channel for 2 hours, hindi ako nababagot. Wow. So, Ah, may yun, YouTube wala ba lang. siya? Ha? May May YouTube YouTube channel din pala kasi siya. siya. Yes, Wow. oo. Masyadong lapitin ng drama yung glam team na yun. Parang mas sikat sila for their issues than their work. Kaya. Viva Max, si Armani. Sino mas hot, Armani o yung nag-show sa Fiesta? Mas gusto ko yung nag-show sa Fiesta, si MJ. Ay, hindi ko kilala tong MJ. mga. Yung mga sumasayaw sa Tondo. Sorry, Ace. No idea. Nilagay ko pala Matt. Si Matt Evans yung star. Ah, Parang kilala gwapo ko. to si Oh, okay. Charles. Kula. Ayan. Hello, Trivia. Charles. Naging sikat ang word na El Tocuyo sa mga Latina at na-adapted natin niyan, ang origin ay Ligwak Salitaan Place. Actually, ang El Tocuyo is A place, yeah. El Tocuyo is actually, yes, a place in Venezuela na nirepresent ni Miss Venezuela back in 2016 here in the Philippines. Ang Mariam nagpasikat Habat. ng El Tocuyo ay ang Pilipinas po. Kaya may Yeah. pageant page tayong El Tocuyo. And that person Correct. is really sweet din kasi he's following me on Instagram. Nagutal ako, pina-follow niya ako, so pinalo back ko siya. So ang nagpasikat po ng El Tocuyo ay tayong mga Pilipino or etong pageant page ng El Tocuyo page on Instagram. It's Eh, nagbibigay because sila ng award, di ba? Yearly, di ba? oo. Yan. El Tocuyo is actually, ano ba sinasabi niya? Dapat daw maging proud kung magkaroon ka ng El Tocuyo Award because you True. are the most expected True. candidate to be part of the semi-finalist because sobrang lakas ng laban mo and then at the end of the day, hindi ka nakapasok. Kaya tinawag kang El Tocuyo because Marian Habat Totoo, or totoo. Habak competed in Habang. 2016 and talaga napaka-frontrunner talaga during that time pero ending, lot-lot. 69 si Gloria, 73 si Margie Tinamoran. Ayan nga, grabe naman sa tinga. Did you think now baka magka-interest na si Vice Gina Viral na si Armani Hector at nasina niya ng Super Ducks na Armani? Well, Vice can actually buy anyone Anyone. with his money, right? He True. can afford to have, if he's paying for sex, he can definitely afford to buy any person or any model out there. Di talaga aabot ang semi ang face ni Alexi. Aabot si Alexi sa top 20, believe me. Yes. That's according to Jack Clay. That's your opinion. Ano bet, boreto or sakto lang? Ako, basta matangkad. Okay. Kasi kaya Ayun lang. ayoko ng borta na lalaki, nahihiya ako maghubad because I'm not sexy. Like, I have this big tummy. Pero before So yung parang may jowa intimidation ko, factor ka. Oo. yes. Pero iba mga lalaki na mga maganda yung katawan, bet nila mga chubby girls. Mga thick ang tawag nila, yung malaki yung mga hita, Opposite ganyan. action. Yeah, opposite action. Trust. World El Tocuyo from Mariam Hava, Venezuela.
Bato, bato. Bato talaga. May bato? Bato talaga. Oo nga. Bato, darn. Bata or my edad? At this age and ikaw. Time, I prefer bata. Ako may edad. Ayun. Ayun. Bata. Kasi yung bata, ano sila? Mas sila yung giver. When it comes to sex, based on my own experience. Kasi yung mga matatanda like me, tamad na kaming kumilos. O, oh, masipag pa ako. Question number 4. Speaking of El Tocuyo, anong countries nag-back-to-back El Tocuyo at 3 years consecutive and sino naman ang naging Thailand. Famous nito? At binansagan siya all the time at naging pageant po. At nasagutan namin actually ito, si Mariam Habach, right? Yung nagpauso, yung, because of this yung girl, kaya nagkaroon tayo ng El Tocuyo. Pero Miss back GNA, to back to back. Have you tried in public having keme? No. Ako yes, sa hospital. Parang na-try na. Sa hospital, oo. Diba? Sa after, hospital, diba? Sa Manila. Oh my God, this hindi ko pwedeng sabihin kasi nag-work ako doon. That's during work, pero bansa. Break time naman yun ang ginawa namin. Di ba ang sama? Break time yung ginawa, and then? Ay, hindi, kasi ano, malapit lang doon siya sa hospital. Sa isang hospital lang naman ako doon, basta sa Manila yun. Wag, ayoko nang banggitin, baka pagalitan ako ng ano namin, ng chief auditor, kasi connected pa kami. Pero doon, basta lunch break yun, pumunta kami sa ibang building, basta building yun ng mga old people. Tapos, sa CR, kasi open naman CR, maganda yung CR, and then, kahit maingay kayo, walang pakialam kasi matatanda ng mga tao. Ayun lang. Pero, ayun. Ano to ha? Ano? No, what? Wala kang voice. Ayan, okay na. Oo, ayan. Anong tanong mo? Okay. No, ang tanong ko is, ano lang naman to, walang intercourse? Madaming beses namin ginawa eh. So, name it. So, paano yun? I mean, uh-oh. When you go to that place, ano na, prepared na, nakapaglinis ang dapat maglinis. Oo, kasi malapit lang siya doon. Kapit ba, kumbaga, ano ba tawag doon? Malapit lang siya sa hospital, doon siya nakatira. Ako, ay, ayun. In public, oh my gosh, I remember, pero it's not about SEX. Parang I remember, nagpunta kami ng Baguio, nung ka-situationship ko, mm-hmm. It was like 2 a.m. biyahe, nag-bus kami papunta doon, and then, kinikeme niya yung boobs ko, sa loob ng sasakyan, sa loob ng bus, ako talaga naman, ba? Parang, sabi ko, shucks. Alam mo, yung katabi namin, buti tulog. Conservative ka pa naman. Ayun siguro. Pero about SEX, like BJ or what, in public, no. But this guy is really, you know, he loves boobs talaga. Like, naka-lingerie lang ako noon and then naka-jacket. Tapos, ayun na, pinasok yung kamay sa boobs ko. Tapos may nagulat ako. Ando na siya. Nagbe-breakfast na siya doon. Grabe. Nagbe-breakfast na siya doon. Ako naman, syempre patay yung ilaw ng bus, di ba? Pero yung mga ilaw sa labas, doon ako naloloka. Tapos, siguro iba doon, tahimik na lang na nakikita may ginagawa siya na nagbe-breakfast siya doon. Pero, ayun nga. Mukbang. Ayoko na. Kayo talaga, matanong nyo. Kaya nga, moving on. Yeah. If you are one of the top 5 MUPH candidates, please name other 4 deserving women to join. And in what order would you place yourself to answer the question, what would give you a better chance to win? Investing Nemo. And in what order would you place yourself to answer the question talaga, that would give you... Talagang kami. Kami talaga. Ako, if ever siguro kasama ako doon, I wanna see as part of my top 5, syempre, Atisa, Alexi, Stacy, sa Northern California, Alexi. Nasabi mo ba si Alexi? Oo, okay. Nasama Christy, mo na. So, pang 5 kami. Christy, Atisa, Alexi, Stacy, and me. Wag lang, apat. Liligwa ko si California. O, ikaw na.
Oh, fuck. I Ako, syempre gusto ko makalaban yung mga malalakas, syempre. So, Atisa, Christy, I think, Alexi, I'm still torn between, sige, si BBB na lang. Total malakas siya sa comms. So, ayan. Ayan. El Tocuyo, a place in Venezuela who represents by Miriam Havach way back in 2016. Ayan ang sagot na. Sa pula daw si Jacqueline. Sa pula is si Atisa kanina. Oo, this year's MUPH is for Atisa Toulouse. She's been consistent without being pabida. Iba talaga ang veteran. Chris is gorgeous about, she doesn't excite me for some reason. Mm. Parang mali yung sabi niya na this year's MUPH is for Atisa Toulouse. Baka to win to. Okay. Siyempre, iba-iba tayo ng Ganda Jing. Oh, si Ganda Jing, kilala ko yan siya. Oh. Pero yun nga, iba-iba tayo ng opinion. Pero it's too early pa naman to tell. It's just our initial assessment at this point. So, natalo daw si MMD sa face. I don't think natalo, so. Natalo si MMD not because, siguro matatanggap ko pa sa performance, but not sa face. I don't think the face. Kasi Asian eh. Oo, Asian ang representation niya that time eh. Hmm. Sabi ko nga, di ba, in the past few lives natin, sabi ko, do not compare the beauty of Asian women sa beauty ng mga glamazona. Kasi malayong malayo talaga. Top to Koto, bahala na sila sa finals magbardagulan. Hello Ace and Miss G, Miss this tandem. Hi to me, thank you for watching. Hello May, may DM ako sa'yo May, sagutin mo kaya. Hello May. I love to win Atisa, sana hindi siya mapulin Amelinx. Si Christy, ayusin lang niya pasarela niyan. Gawin niya mas powerful at aura ng face niya, okay na. Question number 5. Sino naman po ang downgrade to downgrade na candidate? Sumali sa international na ligwak at sino naman ang galing sa Alpha Pageant na downgrade sumali pero nanalo? Perfect example natin na lang, hindi na lang nanalo. Siguro perfect example na lang natin si CJ Opiasa. Hindi ba siya na-crown as Miss Universe Philippines? Pero from non-placement in Binibining Pilipinas, landed in top 5 or runner-up in Miss Universe Philippines. So isa yun sa mga ligwak actually, pero nanalo. Ito, from downgrade to upgrade naman siya. Tapos ang sa kanya naman is redemption talaga niya. Parang redirected beauty. Yan, yun yung mga best example. Pero kung downgrade to downgrade, kasi natakot na sila eh. Natakot na silang maano eh, di ba? Yeah. Isa pa example dyan, si Samantha Panlilio. From being Miss Grand Binibining Pilipinas Grand to Lot. MPH. Sino po sa gwapong igurot na, oh my gosh, nakakaloka tong mga igurot na to. Hindi ko yun I've seen a lot of videos like, my gosh, bakit ang kikinis ng puwet nyo? Siguro hindi sa nagbibrief kasi I had this encounter, a guy na sobrang kinis. Sabi niya kasi hindi raw talaga siya nagbibrief. That's the reason why hindi maitim yung singit niya. And his chemist smells good talaga. Alam mo yung parang siguro, sobrang kinis ng katawan. Nahiya tuloy ako maghubad during that time. Pero super bango. Charing. Alam mo yung mabango na because nag-wash. Alam mo talagang napaka-neat ng guy. I think depende na to sa upbringing, saka sa place, siguro the, ano tawag doon, pollution. Di ba wala masyadong pollution doon? And the climate, di ba? Kaya ganun. Oo, kasi yung mga guys na to, alam mo, isin parang ang mamacho, ang gagwapo, ang laki ng mga puwet, ang ganda ng mga hita. Like, parang machete levels yung dating. Na parang, exactly. Tapos yung cutis kasi nila, ang ganda, 'di ba? Ano, 'di ba? Pero good thing na hindi ako nagpunta ng Panagbeng. Or whatever it is kasi kapag nandun ako baka mamaya magkaroon ako ng heart attack sa mga lalaki na 'to. Ang gagwapo. Like, wala ka ng gosh. Tili ka ng tili. At saka siguro sisili pa ako sa mga bahag nila. Pero I will not be able to see anything, right? Kasi it's really covered. You know, the penis. Yes. Talagang puwet lang yung makikita. Yung face lang ng puwet. But yeah, it's neat. If you will try your best to make sealet,
the monster hiding, hindi siya makikita. But you can dakma naman, di ba? You can dakma. Yes, you can dakma and you will go to police station. Oh my gosh. Ang gwapo. Sabi ko nga, in my 35 years of existence, I never had an encounter or kasex na malamodel. Okay. What about yung from Baguio? Have you ever... I had. Oo. I had. Like, local. Na taga Baguio. Okay. And I can still remember last time may nag-Baguio ako nung September. Yung Airbnb na inistayan ko, nung time na out ko na to give back the key, hindi ako napuntahan ng owner. Sabi niya, G, my son will be the one to meet you. Okay. Oh my gosh, ang son, naloka ako. Since okay. Makachismosa kayo. Friend na kayo. Kumatok siya sa condo kasi yun eh, condo. So, nung kumatok siya, okay. Naloka ako. Ang gwapo. Siyempre, bilang gwapo naman siya, ay, finalo ko sa Instagram, dai. I will not Ayan. Mention his name on Instagram. Uh-huh. But lang, I will show lang. I will show you his photo kung gaano siya kagwapo. Go ahead. And confirmed na straight si Kuya. Okay. Sige lang. Go lang, Miss G. Baka ako lang sa magwagwapuhan, ha? Ayan, I'm guys, checking for the best photo of him. Ba't mo sinabing Instagram ang gagawin nila, Miss G? Titignan nila yung mga followers mo. Feel ko nga, tinignan nila yung mga followings ko. Ayan na. Oh. And di ba dami-dami naman? His, so, And his, pageant contesero. Ay, i-content natin dito. Interviewin mo namin. Okay, so eto siya. Excited na ba kayo, guys? No. Pero syempre, I will not show his account. Galingan mo, Miss G, baka lumabas yung name. Ah, kinikilig ako! Ah, nakasalamin pa. Parang may pagkaano siya dyan. Yeah. Pag malayo, Brandon, di ba? Spirit. Ayan, masita niyo na. Oo. O, alam niyo na, guys, screenshot niyo na. Ayan. Alam mo yung gwapo na mabait na, my gosh, the skin. Naloka ako sa skin. Yung voice Chepin niya, malaki or di ba, bata pa eh. Cute. Bata pa. He's still in college. Oo. And then okay. I followed him on Instagram. He followed back. Sabi ko, ang bait-bait naman itong batang to. So, yun. Kaya nagpapagin. Ibangan na. Oo. Pero never ko naman siyang inaurahan or what. Kasi alam ko naman yung level ko. You get me? Parang I know my place. I know where I stand. So, yung mga ganong klaseng lalaki na model, sobrang gwapo, I will not make aura. At hindi naman ako nagpa-first move sa guy. Okay. Hi nako, halos lahat meron sa MMD maliban sa face. Di talaga ganong kagandahan. Nako, mag-move on na tayo, Jacqueline. Tapos na si Michelle Lee. Gusto ko si Chrissy sa Supranational. Go 1A, sorry. No. Yeah. Yun lang, wala na. Wala naman ako sabihin. Gerard Asigurado, watch catching up now, 8 p.m. Just got home from Saturday Mass. Ako mamaya pa ako magmamas. Naniniwala po ba kayo kahit isang award di ka natanggap pero makoronahan ka? At naniniwala ka rin kahit hakot award? Nangyayari naman sa pageant to. Nangyayari naman sa pageant to, sa mga local pageants natin or national pageant natin. Pero still, imposibleng manalo ka na ikaw yung title holder pero wala kahit isang award. Sir A, Sir Toss, about my top 5 list. Ano ba yung top 5 list niya? Kasi sa upcoming pa to, Gerard, inas ko lang yung survey na yun for future topics. So, may separate dyan. So, hindi mo na, Miss G, kasi tinatali ko pa yun. Pero di ba, in two weeks, ano ka, baka yun yung magiging topic ko alone. Di ba, may chika ka. Ah, yeah. Uh-oh. Kasi sa March, so yun lang. It's March 16 kasi wala ako. Meron kaming team building. I'm saving the topic kasi. So, ayun, baka, ayun. Sige, Gerald, ha. Ayun. I'm holding your, question. Derek, Derek Ramis, who among the MU winners best represents you?
Talagang tayo. Ay, ang ganda nito. Represent ako, you. Well, hindi ko pa naman na, sila kilala. Hindi ko pa naman talaga sila kilala. Pero if ever merong isang Miss Universe candidate that, you know, best describes me or represents me as a person. MU to a Miss G, MU. Ah, MU. Oh, MU winners. Oh. Gazini ganado. Okay. Kasi hindi ako bright. Talaga. MU, so ano to, I think, a winner na to. Oo. Parang feeling ko, ano, ako, Jimena Navarrete, 2010. Dahil kasi, ano yun, iba kasi yung ano niya, yung aura niya that time. Kaya lang kasi may pagkamal dito pala ito nang tumandaan. So, sana wag naman mangyari sa akin niya. Pero, ayun na, maganda kasi kay Jimena, talagang, yung red kasi yung powerful, ano niya, yung powerful color niya. So, lumabas din yung aura niya. And maganda naman talaga siya. Yun nga lang sa home skills, mas pabor pa rin ako kay Yandy Phillips noon. Pero, to represents me, I think it's gonna be her. Ikaw, Miss G. Palaban. Ako siguro, ano ko, tatanggal ko na si Pia tsaka si Catriona. Magzozozi na lang ako. Wow, pa-short hair ka nga. Siguro kasi because I wanna be like her. You know, gusto ko magkaroon ng ganun kagandang speaking ability. And then gusto ko rin maging katulad niya na napaka-empowered. You know, when she talks about everything. Oo, ganun ang gusto ko. As a personal question, saan po kayo prepare mag-start sa training ground? Sa minor pageant or major pageant? At bakit? No copycat between Miss G and Ace. Dapat di pareho ang sagot niyo. Ako, sige, ako na mauna. Ako lalaban ako sa major pageant. Kasi it's an experience for me. Okay, yun yung sagot. Ako sa maliit ako. Kasi diba, ani for me, it's a process. It is a stepping stone mo yun. Para kung sa maliit pa lang, di ba, alam mo na yung may nagkamali ka, alam mo na paano improve siya kapag nag-step ka sa bigger pageant. Ayun Thank lang. You. Pagdating sa mga kandidata ng ang Philippines, maraming maganda at matatalino. Pero pagdating sa production, doon tayo talo ng taytay. Pero sa buong mundo, MUP, daig pa ngayon ng MU. Kasi pinag-uusapan at inaabangan tayo. Agree naman ako dito. Miss Jen Ace, who do you think among the MUPH candidates can go head-to-head with Catriona Gray? Close to Catriona Gray when it comes to speaking ability, Alexi and Stacy. Pero kung ako kung head-to-head sa lahat na to, for me parang wala. Kung in totality. Pero kung specifically, siguro kung head-to-head nga when it comes to comm skill, I think Stacy and Christy. Because they have the maturity. I mean, Christy has the maturity. What can you say about Marina Summers' performances at Drag Race UK versus World Season 2? I did not watch. I'm not a fan. I'm not a fan of Drag Race, so I'm not watching it. But I've seen several videos of Marina Summers. Like, what I like about Marina is that she incorporated the Philippine. She put a mark on the stage with Philippines. Mali yung English ko, sorry na. Pero dinala niya ang Pilipinas sa Drag Race. May parang may Philippine touch or Pinoy touch, di ba? Yung mga performance niya. With her outfit. Yeah, with her outfit and then with dugong. Something that we can all relate to. Miss GNA, si Roberta po, lahat ng sinilihan niyang pageant, may literal na corona siya, both local and international pageant. Si Pauline Abelinks naman, ang babaeng laging pasok sa top 5. Hello, Miss Gorgeous GNG. Hello there, JH. Thank you for watching. Hello, JH. Thank you. Thank you. Kung present si Miss Daniela, magpa-teach ako sa kanya mag-English para maging famous po ako sa inyo. Naku, alam mo, hindi mo kailangan mag-English. Kami nga mali-mali mag-English. Correct. Doesn't matter. Basta may Kalinsay opinion. Kalinsay and Tagig for MUPH Best in Swimsuit Photo. Talisay Cebu! Talisa, ito ba yung ano? Si Mary Josephine ba ito? Pa-ask. What would be your perfect MU production stage, judges? MU production stage, ako gusto ko talaga mga ano matataas na ceiling, magandang stage, like yung nangyari ng 2022.
Ganun lang masaya na ako. Judges, gusto ko yung may mga ano, known in the Philippines, may credibility and relevant in this age and time. So it could be like a broadcaster. Ayoko ng mga influencer na i-invite nyo or whoever it is. Ayoko yung mga taga... Okay. Kasi before, merong mga judges from San Miguel Corporation, from PAL, from ganyan. Gusto nagpo-promote lang naman sila eh. Oo, di ba? Oo, gusto ko yung mga judge na talaga namang not into pageantry. Not. Yung parang not. First glance nila makaka-watch ng pageant. Para, you know, it's all new to them. Yun ang gusto ko sa judges. Okay. Celebrity appearances. We don't need celebrities, to be honest, kapag every PH season. Because we want to highlight it, the candidates, not the artists. So, sa scoring, gusto mo ibalik yung scoring, Miss Chi? Honestly, gusto mo? Scoring? Oo. Yung parang nasa taas ng screen. Yung lumalabas? I think, oo. Oo. No. You don't want. So, kasi sinasabi nila wala ng element of surprise. Oo, that's the thing din. Pero it's also part na parang ano, pagiging, ano ba tawag doon? I forgot na. Parang... Transparency. Correct, yeah. That's the term, yeah. Transparency. Okay naman siya. Kaya lang kasi yun nga. The thing that's kasi meron na, nabuo naman tong credibility kahit walang scoring. It's just that sa era na to, na parang, di ba, natabunan yung ano credibility. Kaya I think kailangan gumagawa nila ng paraan para ma-erase yung parang... Actually, kailangan nila palitan yung management. Wala nang iba. Para ano, di ba? Yes, undefeated po siya. Di nakasali ang 54 candidates pero sa bansa natin yun. Agree, Ms. G. Press presentation pa lang naman yan. At ang dami namang nakuhang photos and videos ng press and media. So, na-achieve naman ang goal. May isang vlogger lang ang mahilig manira. Hi, Ms. G and Sir Ace. As much as I love Atisa, height is a might pa rin talaga. I think she's tall naman. But iba talaga ang tangkad ni Christy. Ayun nga. Towering, not towering, but still, statuesque siya at kapansin-pansin kasi, di ba? Never siya natalo sa pageantry at makilala niyo po yan from local, national hanggang sa international. Di siya luhaan. Both of us have the same. It's Christy. Christy. Follow up, never siya nanalo. Clue ko po sa inyo. 2 years ago, sumali na siya at nag-crown siya agad. 2 years ago? Si Roberta ba to? Nawawala na ako sa ano sa circulation ng usapan. I'm sorry. No question ni Alan. Sabi dito ni Akril, I don't know. Awkward. Sabi niya, I don't see Brooks of Iloilo has winning aura. She can join next time or in Miss World. Wala talagang aura ng MU faces. Hype, yes. But the aura-wise, it's because napapalibutan siya ni Atisa, Christy, and a lot of beautiful ladies. Kaya natin makita yung aura niya as Miss Universe. Ako, madaling makita yung aura niya as Miss Universe for me because merong resemblance ni Zozie Beanie. Kung di nyo masagot at mag-wild guess na lang po at sabihin ko kung... So, sino ba siya, Alawi? Ano ba to, guessing game ba ito, Alawi? Ayan, oo. Batalong Saiwon. Check na natin si ano. Kasi kaya na pa sinasabi ito nga si ano. Kalisay. Maganda rin yung ano nito yung photoshoot ito. Ito si ano, di ba? May Josephine Paske, ay Talisay nga. Medyo morena na Hannah Arnold yung face niya. Pero nung nakita ko kanina sa ano, swimsuit, sobrang ang ganda ng kutis niya. Pero the pose, striking naman. Pero for me, yeah, ang ganda kasi bagay sa kanyang white. Oo. Parang ano siya dyan, hawig niya dyan si, not sure, based dito, parang si ano, I forgot yung ano, yung nanalo ng BBP, ng Miss Globe. In fairness. Yeah. Maganda siya. Headset niya siya yung na parang nakaban na pataas, na parang parang walk up like this lang. Uh-huh. Very fresh kasi yung mukha. Yeah. I saw it. Oo.
Ayan, oo, yan. Parang Hannah Arnold siya dyan. Napapansin naman siya, oo. Ako. Nabasa nyo sa misosology, if ever magsawa daw si Nawat sa pag-handle ng MJ, bibenta na daw niya yung MJ ay $100 million daw. Talaga ba? Why not? I met Heart Evangelista during my time with Dior. She's really humble, approachable, and very striking. Oh, diba? Ang tayo naman ng mga viewers natin, no? Tsaka mukhang gwapo to si Derek Ramirez. Baka naman, Derek, magpadala ka ng viewer dito. Uy, Derek, kala ko ba mag-join ka? Diba? Nung nakaan, ay, siya ko yung masasali dapat. Oo nga, sumali ka naman, Derek. Diyos ko. Oo na, Derek, halika na dito. Nakaano na, nakahiga na si Miss G. Charot. Ano na? Gaga. Charot lang. Hindi ba pwedeng habang naghihintay ka lang, nakahiga ka lang, habang siya yung tumatalak, o diba? Derek, sumali ka na next time. Natatandaan ko po, sinabi niyo Miss G, na baguhan po ako sa pageant, kaya sorry kung madami po akong mali. Correction. No, correction under, you care always. Ano ka ba, okay lang, no? Lahat naman tayo nagkakamali. Correct. Correct. If you're in Paris, di sila hype eh. Mas inaabangan yung mga Hollywood actress. Mas eye-catchy pa rin ang mga Hollywood. It's given, right? Yeah. It's given. Kapag even K-pop, just like si Jisoo from Blackpink, they don't True. Need much exposure. They don't need much reels. And it's already given naman. And I hope I'll be in Paris. But I don't. I don't have that capability to be in Paris. I'm not that rich. I'm so poor. And sobrang mahal ng visa papuntang Paris. So, you know. Again, it's not even new to us na talaga namang mas pinag-uusapan ng mga Hollywood actresses. And okay. I'm not even like... And I'm not even... sobrang naso-surprise na marami yung attention kay Heart. Given naman eh, right? Mm-mm. Heart is famous with newbies content creator. Newbies talaga. Same as G. Fan talaga ako ng Heart. Sana po 3-hour tight moving cam, please. Ano yun? Sana po 3. Baka itong frame natin, Miss G. Diba siya lagi nagre-request actually, about the frame? Ayan na, okay na siya. Actually, among local celebrities, si Heart ang bumili talaga, unlike other local celebs. Gusto ata libre lang. Don't worry guys, wala na kayong magbardagulan about Heart and Pia dahil di sila stand out dito. Dumadaan lang sila. We're actually not fighting about who's the best. It's just, you know, naasang yung tanong. Alam mo, I'm not being so mean today, no? Meron tayong ibang mga kababayan na nasa ibang bansa, na nasa magandang lugar. Let's say Paris, France, na parang if meron mang mga namamangha ng mga Pinoy na nasa Pilipinas, na for them, sobrang amaze na amaze sila. And then yung mga Pinoy sa ibang bansa na, it's just a typical thing for us. It's just like a normal thing for us. What are you trying to imply to everyone? Yung mga Pinoy na nasa ibang bansa. If you get what I'm saying, kung yung mga kababayan nyo dito sa Pilipinas ay amaze sa nakikita, at for us, it's not normal. Please understand our situation. Wala kami sa bansa kung nasaan kayo. I agree. And don't even brag na kapag nasa ibang bansa kayo, is nakaangat na kayo sa mga kapwa Pilipino nyo na nasa Pilipinas. Na kung para sa amin, it's a big thing. And for you guys out there, it's just a typical or normal thing. Don't think that you are better than anyone else. Dahil nasa Paris kayo. Nasa France kayo. You get, nasa Milan kayo. Ayan. We breathe the same air. It's just that mas malamig ang klima dyan, mas passion forward dyan, mas advanced, mas magandang tinutuloy compared sa amin dito. May mga ganyan tayong kababayan na masyadong mahilig magmataas, magmayabang. Iba naman dyan na nasa ibang bansa, eh tagalinis lang naman ng street. I'm not being mean. I'm sorry. Yeah. Kasi napapansin ko lang na, you know, iba nating mga kababayan, parang masyado nyo silang pinag-uusapan. Eh, dito sa Paris, typical lang yan. Hindi nga sila pinapansin dito. I mean,
Parang instead of supporting, di ba? Yun lang, wala lang. Parang nalaloka lang ako na... Nadala ka doon, Miss. Oo, nakatuntung lang ng ibang bansa. Akala mo kung sino na kayo umasta. Or, alam mo yung magbabakasyon sa Pilipinas, mga feeling VIP. My God. Wala Ayan. Lang. Mm-hmm. Yan. Nadala kami. Kasi nakalagay dito, if you're here, you will know. If you were here, you will know. I understand we're not there. I understand that for you, it's just a normal or typical normal thing na nangyayari every day na may fashion week. Or baka nga magulat tayo, baka yung etong si Aquil na to is isa sa mga umaattend din ng fashion week, 'di ba? Baka mamay isa din siya sa mga talaga namang napakayaman na individual na nasa Paris lang nakatira, nagbabakasyon, 'di ba? So forgive us if for us it's not a typical thing. If you're here, you will know. Lahat po kami gusto po naming mag-travel sa ibang bansa. It's just that we don't have that capacity, capability to go there because we're not as rich as you are. So kung meron nang kayong kababayan, kabag-anak, na minsan na-overwhelm sa mga nakikita at sa inyo is simpleng bagay na lang to, let's not make them feel na it's their loss or they're below us. That's what I'm gonna say. Kaya nga ganito mag-comment yung mga subscribers or kaya nga maraming tao yung mga na-amiss because we're not there in your place. Pero keep in mind, kung ikaw ang nasa sitwasyon namin nandito sa Pilipinas at never nakatungtong ng Paris, you will understand where we are coming from. I get your Thank point. You. Ayan. Nadala ka dun. Kasi parang, no, kasi yung comment niya dito, dumadaan lang sila. I don't know bakit issue to sa Pinas. If you're here, you will know. Parang somehow for me, may pagka-bragging rights. That he's in Paris. Good for you if you're in Paris. Good for you if you're in Paris. I'm sorry if I'm at, if you feel like I'm attacking you. But for me, somehow, may pagka-arrogante yung dating sa akin ng comment na to. And if Ryan is watching, matatawa na naman si Ryan kasi sabi niya, minsan sa live mo, pumuputok daw ako. May pitik daw ako sa live ko. Okay, pag nagla-live ako. Well, I'm really patola. Medyo hindi ko lang gusto yung isa niyang comment kasi dito. Let's go back to his comment. Yeah, go ahead. Lucy La Hype. Mas inaabangan yung mga Hollywood actress. Alam naman natin yun. Hollywood actress. Mas eye-catchy pa rin ang mga Hollywood stars and stabilized artists. Heart is famous with newbies content creator. For all we know, baka mamaya yung ibang mga katulad ng mga katulad mo. I mean, not you ha. Kasi merong ibang mga bakla na nakapunta lang ng ibang bansa eh nagpasyala-syala na. Yung pala may mga afam lang naman pala. Kaya naman pala sa nasa ibang bansa. So, alam mo yon. Correct. Ayun sabi dito. Pangalawang sabi niya dito is, eto na, dito ako medyo na-trigger. Huwag na kayo mag-bardagulan about Heart and Pia. Dahil di sila stand-out, dumadaan lang sila. So, parang as if si Pia dumadaan lang sa harapan niya and si Heart, tapos dead ma lang siya. Hindi raw niya alam ba't issue sa Pilas. Kasi wala ka sa Pilipinas, right? Yeah. And it's not even a big issue. Ang issue na to is last year pa na brought up lang siya sa live na to. If you're here, you will know, sabi niya. So bizarre, sabi niya pa. Ayan. I have nothing to say. If you want to add up. No, I have nothing to say. Kasi of course, ako nga gusto ko pa sila, di ba, magkabatin at the same time nga, Miss G. Mas gusto ko pa parang, kasi iba pa rin talaga eh. Pag, totoo naman sinabi niya na parang, di ba, pag Hollywood, syempre mas sino inaabangan. It's because it's international eh. Yung passion na inaabangan dun eh. Of course, pag Pilipino ka, Pilipino yung mga makakilala mo. Pero syempre, kung nasa Pinas ka nga, and then nandun ka, of course, overwhelming yun. And what more pa kaya kung sa photo lang, di ba? So parang, yun nga, mas gusto mo nga, syempre, iniudulo mo yung artista or yung, celebrity na to, eh, nandun siya sa Milan, na parang ang lakas makasosyal. Pero kung sa
kanya nga, it depends sa kanya. Kung normal lang yun, and it's okay, pero he doesn't have to, you know, show off. Yeah, na parang, you know, hindi niya kailangan sabihin yung mga itong bagay. Pero I understand. But it's opinion. Pero Miss G, iba yung nabigay sa'yo niya na ano, naingit. Yeah. Okay, kasi for example, ikaw, nakapunta ka sa napakaraming bansa, but you never brag about it. Oo, unless maitanong sa akin. Diba? You never say to us na, ay, it's just a typical thing for us here. Something like that, you know. Hindi ko well, naman, they might take it like negatively, how I reacted to this comment, but at yung current state of mind ko when I read this comment, so bizarre pa daw, sinabi niya. And then if you're here, you will know. The problem is we're not there. We're not reached as you. Diba? And I'm sorry because na-amuse kami, na parang for us, the Fashion Week is parang for us, big stars na sila, na, dahil nasa yeah. Paris. But I really don't think that. I just want to defend some of the people who's watching us na ganun yung perception or ganun sila ma-amaze or ma-amuse. Ayun lang. Ayan. Kalma. Oh, kalma. Ayun guys. So, it's just part of, you know, being natural lang si Miss G kasi ganun siya klaseng ano eh. Na parang, yeah. Ayan, natural lang talaga ni Miss G. Alam mo, Ace, eto maging honest lang ako dito ha. Bisexual community might get mad at me. And I'm sorry. Sa Instagram, they're all over places. Yung mga shala-shalang mga paminta na nasa Instagram na very posh, very shala, travel and all that. Tapos nagulat ako dun sa isang ano, sa isang paminta dun. Meron pala siyang sponsor. That's why nakapunta siya ng ibang bansa and all. Pero the way na mag-flex siya and all, oh my gosh, wala lang. Akala mo siya yung nagbayad, ganyan. Oo. Oo. Diba? Ayoko kasi yung mga nang mamaliit ng kapwa. Ayoko nang dumadaan lang sa, I don't know, bakit issue to sa Pinas. If you're here, you will know. Okay, for sure maraming comments about my balak kanina. Move on na tayo. Moving on, ayan. Ayan. Alga Shade, sabi ni Dansky, ang cute mo, pakurot nga sa pisngi. I think nasa ano siya, parang ang si Alawia, parang teenager siya na yung age niya, parang ganyan. Ang diba? Cute, no? We have like baby okay. Here sa community natin. Kaya it's very important talaga, Miss Chi, and sa mga viewers din, yung comments niyo, kasi especially yung mga nanonood din dito, hindi lang sila, you know, parang malaki yung bracket natin ng age, eh, na parang yes. May mga bata, teenager, may adult, so we have to be very careful kung anong kino-comment natin. Like this. Ayan. Pero, yeah. So far naman, it's okay. So, lahat naman binabasa natin. But thank you so ito much. Ayan, ito naman si ano? Ito naman si ano Mel Maceda. Ganda ng nota ni Armani, pero baka mo hospital ako pag gano'n. Totoo. May pa-send naman ng photo. Hindi ko pa nakita na. It's like, talaga. God. Ang taba. Ay, Nel, may message kita. Charot. Nag-leave before si Heart Evangelista tsaka si Echo. Good evening, Miss G and Kuya Ace. Mm-hmm. I'm back. Thank you, Marga. Miss P. Hello, Asia hello. Pacific. Ayan. Chalesi Cortez ba ang Miss El Tocuyo? Oo naman, Sherwin. Yeah. Obviously. Okay naman yung week namin. Masaya. As always, looking forward for a Saturday live chat with you guys. So next week, abangan naman natin ha. Ang topic naman natin. Still, you can throw questions, anything, everything under the sun. But ang i-feature naman natin candidate will be Stacy and Alexi. Tara. Okay, sister. Okay. Yay, nakahabol ako. Thank you so much, Kimi. Hello, Kimi. Mahal ko si Anita. Of course, taga-Zambales ako. Pero yung swimsuit niya, bakit parang naka-remini? Husi siya sa katawan ni Anita. Hello to Mark Allen. Thank you for watching. The exciting hello. Part of Christy, if she's MUPH, I'm excited to see her with her swimsuit with the Latinas because of her long legs. Parang Colombian si Christy. Miss G, same tayo. Di nag-prefer smooth sa guy. Tama lang yan.
Wow, sino sana ko. Sino pala yung tuyo nung 2022 sa akin si Mexico? Hello, G&As. Did you see that? Yes, nakita na po namin. Our pick is Christy McGarry. McGarry. Si H no, ay isa siyang... Night Runner. Night Ayan. Rider. Runner. Pa Night Rider, para ano lang, ano bang tawag ang cast? Di ba? Marami sa ano ko hanash kaso, baka di ma-read. Next episode na lang kung mag-extend po kayong airtime, mag-comment po ako kung pwede. Pwede naman. Pwede ka. Is matangkad lang si Chrissy, pero amin natin talaga siya kagandahan. Maganda siya. Gabi. But not... Gabi naman Ash din. Again, it depends on the standards of your beauty, especially in the beauty beauty pageant industry. But I respect that Ash din. Hoy, Ash din, happy Darklands. Oh, nasa Belgium siya, di ba? Hello, Seth. Hello to Mikoy. Thank you for watching. Natawa ko, sabi ni Kuya, is Derek, halika na, nakahika na si Miss G. Parang ko na lang. So, hindi naman. Derek, halika na, nakahiga na si Ace. Parang hindi bagay. Parang masaya mas bakit. Tutuloy pa ba si Go. Kat Espin? Wala kaming balita. Kung ako jowa ni Boss Toyo, hindi ako totoyoin. Cycling shorts niya. Nakita ko na to, pero hindi ko siya type. Hindi ko siya kilala. Wala akong kilala. Huwag mag-try hard si Pia, magbuntot sa Paris. Mag-live ba kayo during coronation? Baka may live kami niyan. Ay, umabot ako. Hello, Miss G and Ace. Ganda ng costume ni Ace. Fresh ang beauty ni Miss G. Sana all fresh. Thank you so much, Margaret. To teacher Margaret. Maraming salamat po. Hello. Cyril Benavides. Ayan, nasa na siya. Tsaka sila mag-brag kapag kasama sila sa mga couture ng clients. Couture? Okay. Truth! Bakit ba nila kinailangan lumipas sa ibang bansa in the first place? Ano ba currency sa France? I think euro. 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 Ayan. Naghang. Ako yata yung naghang. Miss G, no, and si it was G. About Leyte. Ano ba naman to? Ba't naman tayo napunta sa Leyte eh? Ano, Nel? Si Leyte, si Angel Rose Tambal to, di ba? Yung kahawig ni ano, Aliza. Clyza Castro. Pero sa photo niya, matangkad to eh. 5'11 siya, I think. Pero alam mo, sa kanya, Nel, sa mga photo, ang ganda ng rehistro niya. Maganda yung pose, matangkad siya. Pero when it comes to in motion, like yung press presentation, nalamon siya. Si Angel yan, di ba? Angel Rose? Tama ba? Oo, marami pa siyang kakaining ano. Ayun, in motion siya, nagkakaroon ng problema for me. Ayun. Sorry kasi na-memorize ko na yung names nila lahat, Miss G. Kaya pag binanggit yung ano, pumapasok sa akin yun. Oo. Ayan. Balikan kita dyan, Nel, ha? Pero hindi kasi siya lumutang sa akin nung presentation eh. Kahit Chinese entertainment, they rave over their local artists na rumarampa sa Fashion Week. Bakit maging weird o bizarre pagka Pinoy fans? Feeling alta naman tong baklang to. Binaka ko lang, ha? Ayan. By the way, 3 candidates natin nandito, Diluha, never natalo, kahit international pa kayo na kami silang tatlo po. Truth, Miss G. Said louder, Miss G. Thank you, Dansky. Hugs, Miss G. O, sino pa itong ulo ni Miss G. I feel you, G. I can totally relate about that comment. O, diba? Yeah. Di lang naman yun eh. I mean, kung kaming mga nasa Pilipinas is amazed na sa mga nangyayari sa Kila Heart and ano, give it to us. Or kung meron ka mga kababayan na first time makatikim ng chocolate from this country, or ako nung spam, nung first time tumatikim ng spam, bata pa lang ako. Kasi walang spam sa Pilipinas, unless papadalhan ka. And yung sasabihin sa'yo ng friend mo, ah, yung spam, parang malin lang sa amin dito yan eh. Parang, ikaw na, punyeta ka. Parang yung cup noodles. Alam mo yung Nissin cup noodles ng Japan? Oh, yan. Oo. Wala dito nung sa Pinas. Dati. Ngayon, nasa 200 pesos na siya. Sabi nung friend ko, you know what, sa Japan, 70 pesos lang yan. I was like, nasa Japan ba? Hindi padalan mo ako. Padalan ka, diba? Yun lang yun. If you really have a modern world view and you are exposed to multicultural world, you will know that different cultures have different likes,
ganyan ang totoong exposed sa mga taong sa mga first world. Totoo din. P and Heart, they have to take a photo together to show the fan they are in good terms. Like MMD and Antonia. Diba? They show in video and photo that they are in good terms. True. Yan, sabi na rin. Drag ha drag. Drag na drag. Ano daw? Sinong Armani na Dax share naman? Parang bagay din yung MMD pumunta sa Fashion Week. Oo, pwede rin. In fairness. Pwede rin. Pag na-invite siya, may. Ace, message kita later, promise. Because maybe I can maybe I can join you sa future live. Hay nako, samahan mo yes. Sa 16. Hindi yung pwede mag-resign si Shanice. I mean, we have to be professional pa rin at the end of the day. Oo nga, di ba? At saka, ano, wala na yata siyang babalikan. Nakashot ko, di ba, si Miss G, Sir Ace? Yung kanina about sa hanas niya. Ayan, ikaw na sumagot niyan. Oo. Medyo ano tayo, hyper kanina. Oo. Pag nanood na, alam mo si Ryan kasi is my subscriber from, he's actually a bisexual guy na subscriber okay. Ko na nasa cruise ngayon. Sabi niya, inuubos ko rin yung data niya kasi may bayad pala yung internet doon. At kapag may napapanood siya, pag nagtataray ako, okay. Tuwang-tuwa siya, alam mo yun. And sabi niya sa akin, pagkausap daw niya ako, lalo pa siya pagkakaklasal niya. You know, this guy is really guapo. This paminta guy is really guapo. And natutuwa ako sa mga paminta na kahit napakaraming pera, he can even afford to buy a corgi dog worth 150,000. Ganun siya kayaman na klase ng tao. Corgi. Pero napaka-humble pa rin niya. Hindi siya yung tipo ng mga paminta na nakikita natin sa social media na flex ng flex ng flex. Eto naman, alam mo naman talaga yung mga pamintang mayayaman na tahimik. Doon sa mga pamintang posting just to flex. Before ang toxic sa social media is mga, you know, mga babae, mga ano. Pero nowadays, based sa mga nakikita ko, yung mga toxic is yung mga pamintang masyadong, ano, masyadong bold, you know. Like yung mga paminta na naghahalikan, nakapasok yung kamay sa kabilang short, tapos yung caption is, yung mga caption na parang depression is keme-keme, pero yung post niya, nakadukot sa nota niya habang nagsiselfie. Parang ano connection ng caption dun sa photo about depression? You get me? Correct. Parang, ano lang? Okay. Ang off lang sa akin yung mga ganun. Yung parang, correct. Demonyo ka, gusto mo lang pakita yung katawan mo, edi mag-post ka ng katawan mo. Huwag mo nang isama yung depression kills me past few years, chenny yes. And keme-keme. Tapos may mga motivational caption pa, pero ang mga post naman kabastusan. Alam mo yun? So ano, parang walang connection, irrelevant, no, di ba? Oo, mas ma-appreciate ko pa yung mga caption na, ano ba yun? Who's your daddy? Kaldag. Mga ganon. Kumakaldag, di ba? Oo, who's your daddy now? O kaya, wet march, mga ganyan. Kasi, related sa photo. Pero yung depression yung caption, motivational quotes yung caption, pero yung picture is nakadukod dun sa nota nung jowa niya. Parang, ang layo. Buti na lang ako pag nag-post ng ano, pabukol, sabihin na lang, ay, may buko. Oo, kasi bold lang. Ayan, sabi nila, inspired. Grabe swimsuit ni Atisa. Huwag ipa-resign Shanice mo, automatic Miss Antonia. Oo nga, no, personal. Ano daw? So, talagang design is Rian Fernandez. Okay, oo. Rian Fernandez. Gusto ko rin, ano, parang gusto ko na din si, ano, designer ni MMD sa last niya. Rahul Laurel ba yun? Parang hindi. No. Yeah, basta designer ni MMD sa final Matumang, gown. Matumang, okay lang din. No, final but I gown. But Rian Fernandez. And is that Cherry Vic ba yun? Sorry? Cherry Hill. Ah, hindi ko siya. Cherry Hill. Ano naman? Pero meron din ba? Cherry Hill diba? Ah, iba kasi yung tinutukoy ko yung... Cherry Hill. Uh-oh. Sorry, Ayan, Cherry, Mark Bumgarner. Cherry Berry. Cherry Berry.
Ayan. VVV swimsuit. Ayan. Mark von Garner, yung kay Michelle D. Oo, yan. Si Mark von Garner. Cherry Verdick. Eh, isa rin itong maganda. Cherry Verdick. May isa natapos pa eh. Natapos yung ano. Yeah. Oh, natapos natin yung mga comments. Correct. And, baka may chika pa kayo, guys. Alam mo yung live natin, yung live natin talaga, ending is like, more chikahan lang tayo than discussing the candidates. Parang well, 5 minutes lang guys. Yung ano topic. Diba? Pero ganun ano naman, guys. Very productive, very fruitful. And thank you, Miss G. Kasi somehow may na-realize ako na parang yun nga, di ba, sa rant mo kanina, and di ba, I mean, kahit ano pa man yun, na parang, di ba, let's be responsible kasi hindi lahat ng tao is nasa parehong sitwasyon mo. Di ba? Yes. So, we have to look ourselves in the mirrors na parang be grateful somehow, and you don't have to, you know, brag or show off to the people what you have right now. So be grateful. Ayun lang. Natuwa ako dun sa ano, sa rant mo. Cherry Verdick Maximilida supposed to be red gown sa final. Uh-huh. Sarap tawa mo si Aliwa ko. Ayun lang. Kasi alam mo yun, parang not everyone, especially in the Philippines, is privileged to have a very good life. Ang dami sa atin dito deprived nung kabataan nila. Totoo. Kaya ngayon, nag-i-enjoy sila, kumikita sila ng pera to treat themselves. Ngayon ako, halimbawa, kumikita na ako and I'm enjoying my, you know, I'm enjoying treating myself because I was deprived. Tapos sasabihin mo lang sa akin, it's not even, you know, it's not even new here in Paris or whatever. Okay. I was like, basta yun lang. Every one of us is hinihil yung inner child natin. Inner child because of deprived life, because of trauma nung kabataan, whatever experience na meron ka. You know, lucky to those people na hindi na-deprived nung kabataan nila when it comes to having material things, when it comes to having a good life. Iba dyan, 3, 4, 5 years old pa lang na bata, nagta-travel na. Ikaw wala, nasa bahay, nakipaglaro ka ng piko. You get me? Hindi talaga lahat pantay-pantay. So, let's be humble na lang. Ayun. Totoo, totoo. Normal thing sa'yo, baka ang dating sa akin is sobrang big thing na to sa akin. This is very unusual na nangyari sa buhay ko. Tapos pagdating sa'yo, it's very usual. It's a typical type of thing. So parang ako na dapat ma-enjoy ko yung experience. Correct. Hindi ko na ma-enjoy because I feel like hindi pala siya dapat i-enjoy kasi typical thing lang pala, usual thing lang pala yung nararamdaman ko. You know, something like that. Parang wag na masyadong ipamukha, Miss G. Yung ganun. Okay lang to, ano, wag na ipamukha. Oo. Thank you guys. Kahit late ako, dami ko tawa sa inyo. Maraming salamat. Marachua, magaling din sa, especially sa corset. Ayan. Oo, magaling siya mag-shinch. Shinch ways. Okay. True ka dyan, Miss G. Ayan. Miss G, parang bagay ka din magpunta sa Paris Fashion Show kasi ganda ng mga outfit. Naku, Diyos ko Lord, mga outfit po natin is just like mumurahin and wala akong pera to buy one. Parang I cannot imagine myself buying a Gucci t-shirt worth 26,000 pesos to 30,000 pesos. A simple t-shirt, alam mo yun? Well, yeah. You know, but I'm happy. I'm happy with my life right now. Hindi man ako nabubuhay ng glamorosa. Hindi man ako nakapunta ng Paris. Hindi man ako nakapunta ng France. Or nagkaroon ng trip to Iceland to see the Aurora. Aurora Borealis. Alam mo yun, okay naman po tayo. I mean, it's just that may kanya-kanya tayong battle sa buhay. And yun nga, let's be humble and, you know, kind to everyone. Ay, nakainit naman. Nasa Baguio si Mike tsaka si Rai. Uy, paano? Pabili ng ano, strawberry taho. Nakakamiss yung taho. So, since dalawa kayo nasa Baguio, sino dyan si Tara sa inyong dalawa? At sino si Krishna? Oo nga, I love you, Mike and Rai. Thank you so much for coming. Thank you Enjoy the weather in Baguio. Yeah, enjoy, Mike. Right?
Miss G, bagay sa yung mga hobadera gowns ni Bonita. My gosh, you know what? Isa pa si Bonita. Ang ganda magdamit rin nito. Ang ganda. Totoo. Ganda rin nito. Ganyan pero siya. Pag suot mo po, looks expensive. Oy, maraming salamat. Kahit binubola nyo na lang ako. Ayun lang. I'm so sorry kanina, di ba? If I acted that way. If I call out someone. I'm sure hindi naman first time niyang mag-comment dito. I'm sure he's, you know, a subscriber na rin natin or a regular viewer. If I offended you somehow, if I attack you in a not very good way, I apologize and I'm so sorry. Kalmado na po ako ngayon. Na-trigger lang talaga ako. Lahat naman tayo may kanya-kanyang trigger, right? So na-trigger lang ako about that. Kasi parang ang say-say ng kwentuhan and then parang someone will just jump into a comment section, sasabihin na so bizarre yung ano nangyari or whatever. And then, yun lang. Every year sa France, maliban sa 2 years pandemic, di kami nag-travel. Ang mga Pinoy celebrities, kung pagpunta doon ay famous, gusto, French ang Pinay, gaya ni Catriona, Dr. Vicky Bello. Ayan, daming fans. I mean, kapag ba ikaw, nakita mo si Hart at saka si Pia, tapos Pilipino ka na, amaze na amaze ka, parang will you look at me na parang minamaliit mo ko because manghang-mangha ako sa mga artista? Mm-mm. Come on. Oo. Be nice. Ayoko na. Tapos yung sasabihin ko. Hoy guys, see you next week ha. Ato, may sabi si Nel. Mas masarap kayang i-enjoy yung luxury life kapag dumaan ka muna sa mga challenges. Well, dun sa mga fortunate naman, instead na i-down yung iba, try to help instead. Mas okay. Yes, parang inspire si Nel, them. Isa sa napakayaman nito. Oo. Correct. Oo. May ano siya, may share siya ng pot of gold sa sakin. At saka nakabili na yan ng minahan. Nakabili na yun ng minahan ng ano, ng ginto, at saka ng oil. Nag-comment siya ito. Sabi niya, hello Miss Jenny, yes, I understand your point. I appreciate for calling me out. I'm sorry about my comment. I'm a fan of yours. Sorry for those subscribers na na-offended. Wow. I apologize. Oh my God. Parang momento ni Pia at Heart na nagkabatin. Alam mo, dahil I love it. Ako, dahil dyan, padalan mo ako ng ano, ng Chanel bag. Chanel. I love you. Hindi man tayo magkakilala personally or sa Instagram. Correct. We're not connected on Instagram here. Kalang naman nag-comment. But I love you. Thank you so much for your reply to this. Uh-oh. And no need to say sorry. Ako talaga, nagsasorry na ako because of my behavior. Ito ang problema kapag naka-live ka, Ace. Pag live ka, the emotion. Walang control ang... Yeah. Ang bosses. It's real time. Real time emotion. Walang walang filter dito. Walang filter, exactly. Kaya pasensya na, but I love you so much and thank you so much for, you know, actually there's a reason why it was brought up, right? For us to learn something. For us to understand realize something. Right? Realize something, that's the right term is. So there. So everything happens for a reason. And thank you as well for, you know, for your comment right now. Keep safe. Oh, yeah. And Miss Jen Ace, ingat Ace and Miss Jen next week uli. In recovery ako kaya ma. Oh my gosh, Ashden, magpagaling ka. With the recovery, Ashden. Yeah. Ayun lang, maraming salamat guys. We spent 2 hours and 42 minutes already. I'll see you guys in the next one. Next week, ang topic natin, as usual, kung ano-ano. Plus Alexi and Stacy. I mean, Miss G, may utang pala ako sa'yo. Di ba dapat Chun-Li ako? Next week yung... Ayan. Kaya mo ba? May time ka ba? Pag wala, okay lang naman. Meron. Nagpapagawa na ako ng boost. Okay. Ayun lang, guys. Ace, thank you so much for being with us. Maraming salamat. Rosana Mercado, to everyone else, Maset, ang dami. Hindi ko na kayong sabihin isa-isa. Okay. Pero maraming salamat, Lansky. Especially si Dansky na laging present. Kailangan lagi yan online. Nagpapahinga ka ba, Dansky? I love you all. Thank you so much. Jeremy Wave, maraming salamat. And to everyone, see you guys next Saturday. I love you all. Time di bagay. Love you. Good night, guys. Happy weekend.